Grabe ang kwento ng buhay ko, ng love life ko. Hindi ko malaman paano ba ako magre-react sa mga pangyayari na hindi ko inaasahan. I'm Katrina Garcia, at sobrang lungkot ng buhay ko ngayon. Dahil ikakasal na sana kami ng pinakamamahal kong nobyo na si Nathan. Kung wala lang sanang nangyari sa kanyang masama, at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ngayon, tanggap ko na ang kapalaran kong mag-isa na lang ako pang habang buhay. Pero isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Ang pagbabalik ng kanyang kakambal na si Daniel. Ang lalaking aksidente kong nahagkan dahil sa pag-aakalang siya si Nathan. Dahil nga magkamukha sila. Sobrang dami ng pagbabago sa kanyang pagbabalik. Dahil bakit pakiramdam ko nakikipaglapit siya sa akin? At ang masama, kakaiba ang epekto nun sa aking pagkatao. Oo, masaya ako sa pagkakalapit namin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang hindi ko siya kayang mawala dahil nasanay na ako sa presensya niya. Pero natatakot ako. Nakakapangamba ang nararamdaman ko para kay Daniel. Hindi ko sigurado kung nahuhulog na ba talaga ang loob ko sa kanya bilang siya. O dahil lang sa nakikita ko sa kanya ang pinakamamahal kong si Nathan. Sana masagot na ang katanungan kong to. Hello mga ka-MV! Ngayon ay isang love story muli ang aming ibabahagi sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang tawag ang natanggap ni Katrina Garcia mula sa kanyang boyfriend na ngayon ay nagtatrabaho sa Citibank Towers sa Makati Avenue. Nagyayaya itong puntahan niya ito sa office nito. Medyo biglaan dahil hirap kasing makasingit sa schedule nito sa trabaho. Naiinis naman siya dahil may ibang usapan sila. Yun ay magkikita sila sa isang pizza place sa May Glorieta. Kaya naman pala nahihirapan ito sa schedule nito, ay nagsisimula na rin gumawa ng ingay sa larangan ng abugasya ang pangalan nito. May ilang ulit pang tiningnan niya ang desk calendar niya nang makabalik siya sa kaniyang opisina. Hindi naman nila anniversary. May 2 linggo pa ang layo nun. Alas 6:30 na. Naghahanap siya ng parking space ng mga sandaling yun nang muling makatanggap siya ng tawag mula rito. What? Irritabling sagot niya nang sabihin nito ang biglaang pagbabago sa kanilang usapan. Tangan niya ang telepono habang nagdadrive paikot-ikot sa parking area ng Glorieta Mall na nasa may tapat lamang ng Hard Rock Cafe at ng restaurant kung saan sila dapat magtatagpo. Nakadagdag pa sa init ng kanyang ulo ang naranasang sobrang traffic papunta roon. I'm really sorry, Kat, but Dad wants me to help him with his really big case. Nagsabi na nga ako sa kanya na we're supposed to meet for dinner. Pero nang banggitin ko sa kanya, ang sabi niya sa akin, if I could ask you to come over, mayroon daw siyang gustong sabihin sa'yo. Paliwanag nito sa kabilang linya. Nasa Citibank Towers kasi ang Castañeda, Hill at Aragon Law Offices kung saan ito nagtatrabaho. Senior partner din noon ang ama nito, ang bantog na lawyer na si Attorney Victor Castañeda. Si Tito? Bigla siyang nakaramdam na matinding kaba. She had met his father only once and she was quickly intimidated by him. Kung wala nga lang sa tabi niya noon si Nathan, ay baka hindi siya nakuhang makapagsalita ng diretsyo. He gave her a quick glance and then a half smile. Na hanggang ngayon ay hindi niya malaman kung signal ba ng disgusto o nod of approval. Ano naman kaya ang sasabihin sa kanya ni Tito Vic? Katrina, nabasag ng boses ni Nathan ang gumugulo sa isip niya. What could your father possibly want to talk about with me? Nag-aalala lang tanong niya. Kung aso nga lang siya, siguradong makikitang bahag na ang kanyang buntot. I have no idea. Tinatanong ko nga rin pero ayaw naman sabihin sa akin. Sige, I'll be there in 15 minutes. Sa 8th floor, right?
Paniniguro niya ng palapag kung saan naroroon ang law office ng mag-ama. Oo, sa 8th floor. Okay, Nathan. See you then. Bye. I love you. I love you too. Nang matapos ang tawag na yon ay mabilis na tinahak niya ang daan palabas ng parking area. What was she so damn worried about? Siya ang babae. Si Nathan naman ang naligaw sa kanya. Hindi dapat siya ang kinakabahan sa parents nito. Kilala na rin niya ang nanay ni Nathan na si Tita Luna. Madali naman niyang nakapalagayang loob ito. Kabaliktaran kasi ito ni Tito Vic. Palakwento at palatawa ito, kaya mas magaan ang loob niya rito. Ilang minuto pa ay ginagarahin na niya ang kaniyang asul na Honda Civic sa parking area sa gilid ng Citibank Towers. Bago siya bubaba ng sasakyan, ay pinagmasdan muna niya na maigi ang sarili gamit ang rear view mirror ng sasakyan. Siniguro niyang walang maipipintas si Nathan at lalo na si Tito Vic sa ayos niya. Nakasleeveless blouse siya na itim at nakapaldang gray na above the knee. Kakulay naman ang kanyang palda ang coat niya na kanina ay suot niya sa opisina. Galing pa siya sa isang tower sa Ortigas. Naroroon naman kasi ang kanyang opisina. Isa siyang system analyst sa isang multinational company. Di katulad ng mga Castaneda, middle class lamang ang kanilang pamilya. Tatlo silang magkakapatid at tigda 2 taon lamang ang pagitan. Kaya naman nahirapan ang kanilang mga magulang na pag-aralin sila. Nang halos magkasabay-sabay na silang mag-aral sa kolehiyo. Mabuti na lamang at nakakuha siya ng scholarship grant mula sa Ford Foundation. Ngayon na lamang unti-unting nakakabawi ang kanilang pamilya dahil kumakain na silang 3 ng kanya mga kapatid. She graduated from her school with a top honors. Kaya hindi siya nahirapang makahanap ng trabaho. Ang kotseng gamit niya ay binabayaran niya ang kalahati sa kanilang kumpanya. Hindi niya maiwasang mag-isip na baka kaya siya ipinapatawag ni Tito Vic ay dahil sa kanyang pamilya. Baka ayaw siya nito para sa anak na binata. Siguradong ang gusto nitong maging manugang ay yung galing din sa buena pamilya. Wala siyang mahanap na iba pang rason para sa pagtatagpong yun. Good evening, ma'am. Bati sa kanya ng gwardiya nang makapasok siya sa Citibank Towers. Lumapit siya sa front desk para mag-surrender ng identification card at kumuha ng visitor's pass. Mahigpit ang seguridad sa establishment na yon. Nangyabot niya ang company ID sa babaeng in charge sa mga visitor's pass ay binasa nito ang pangalan niya. Katrina Garcia? Yes. Tipid na sagot niya. Ma'am, 34th floor na lang po. Hindi ba't sa 8th floor ang Castaneda, Hill at Aragon Law Offices? Nagtatakang tanong niya. Yes ma'am, pero may instructions po si Attorney Castaneda na kapag dumating na raw po kayo, sa 34th floor na lang daw po kayo padiretsyohin. Doon na lang daw niya kayo hihintayin. Sinamahan ito ng assuring na ngiti ang sinabi. Oh, alright. Salamat. Kinuha niya ang visitor's pass at sumakay na sa elevator. Hindi na nga niya nagawang tanungin ito kung sinong Attorney Castaneda ang nagbilin nun. Kung si Nathan ba o ang ama nito. Sinubukan niyang tawagan si Nathan. Ngunit recorded message lang ang naririnig niya. Marahil ay naka-off ang cellphone nito. Dahil 7:00 na ng gabi, siya na lamang ang mag-isa ang lula ng elevator, paakyat sa 34th floor. Nang nakasakay na siya roon, ay saka lamang niya napagtantong ang palapag na yun na pala ang pinakatuktok ng building. Top of the city. Yun lang ang nabasa niya roon bago lumabas ng elevator. Pagkalabas ay sinilip niya ang kaliwat kanan ng lobby. Sa tansya niya ay parehong restaurant ang magkabilang panig. Sa kaliwa niya ay isang Japanese restaurant. At sa kabila naman ay mga naka-Filipiniana mga waitress. Katrina! Narinig niyang tawag sa pangalan niya. Nang lumingon siya ay napalunok pa siya nang makitang si Victor Castaneda na ang tumawag sa kanya. Ang ama ni Nathan, nakabarong ito. Sa kwento ni Nathan ay hindi raw ito nag-Amerikana. Mas gusto raw nito ang nakabarong kapag pumapasok sa opisina o kaya ay kapag umaattend ng mga hearing sa korte at maging sa anumang mga formal na pagtitipon. Malaking lalaki si Attorney Vic Castaneda. Sa tansya niya ay abot hanggang 6 na talampakan ang taas nito. Lalo pa itong malaking tingnan dahil may kataba nito. Mestizo ito. Mga Kastila kasi ang mga ninuno ng mga Castaneda.
Nakadagdag pa ang puting buhok nito at suot na salamin na intelihenteng dating nito. Good evening po, sir. Hanggang ng mga panahong iyon ay sir pa rin ang nakagawian niyang itawag dito. Nadudugtungan lang naman niya ng tito ang pangalan nito kapag sinita na ang kausap. Pero kapag kaharap niya, ay hindi niya makuhang tawagin ito sa ganong paraan. At least you're finally here. Kumusta na ba, iha? Mabuti naman po. Nathan called me up. Ang sabi po niya ay, yes, nasa loob na pala siya. He's waiting for you. And I guess I'll see the two of you later. Putol nito sa paliwanag niya. But I thought, tututol sana siya. Lalo siyang naguluhan nang maglakad na ito papunta sa elevator. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't ito ang nagpapapunta sa kanya sa lugar na yon? Oh, one other thing, Katrina. Pahabol nito. Ano ho yun, sir? Don't say no, alright? My son may let it pass. Pero para sa akin, I don't like it when people say no. Paalala nito sa kanya. Saan ho? You'll see. At isa pa pala, it's dad, not sir. Ho? Para siyang nabingi sa sinabi nito. Dad? Nginitian pa siya nito bago pumasok sa elevator. Nang sumarang pinto nun, ay sakalang siya tumuloy sa loob ng restaurant. Yun pala ang top of the city. Agad naman niyang namataan ang mesang inookupan ni Nathan. Mag-isa lang ito roon, pero habang papalapit siya, ay nahuli pa niya itong nagsasalita ng mag-isa. Nagkukunwaring may kausap, parang may ine-ensayo. Hindi niya napigil ang mapangiti. Nahinto lang ang pakikipag-usap nito sa hangin nang makitang parating na siya. Agad na pumormal ito sa pagkakaupo. Hi, thank God you're here. Bati nito sa kanya. Sa tuwing titingnan niya ito ay hindi niya mapigilang humanga rito. He was everything she ever wanted in man. Makisig, guwapo, matalino at isang perfect gentleman. Isang chance encounter lang ang naging susi sa kanilang pagkakakilala. Nagkabanggaan sila nito sa Glorieta habang naghahanap siya sa Tower Record ng kopya ng CD ng all-female singing group na For Real. Ito naman ay naghahanap ng CD ni Robert Fripp. Nasa may tapat sila ng seksyon para sa artist under the letter F nang hindi sinasadyang masagi nilang isa't isa. Right there and then nakipagkilala agad dito sa kanya. Hindi naman siya tumanggi nang hingin nito ang contact number niya. The first time she saw him, she must admit, she already fell in love. Kaya naman nang ligawan siya nito ay hindi na niya pinatagal pa. Agad na sinagot niya ito pagkalipas lang ng 2 buwan. Kinalimutan na niya ang salitang pakipot. What was important was that she had finally found the man of her dreams. And the way things had been going since then. Alam niyang mahal na mahal din siya nito. It had been almost 7 months since then, but they were still obviously crazy for each other. Akala ko ba kakausapin ako ng tatay mo? At bakit tayo nandito? You're supposed to meet me at Glorieta, right? Sunod-sunod na tanong niya habang inaalalayan siya nito na makaupo. Ha? Anong ha? Eh wala namang sinabi sa akin ng father mo. Except what? That I shouldn't say no. Eh hindi ko nga naiintindihan. Ano ba talaga to, Nathan? What's going on? Napipikon ng tanong niya. Don't you think we should order dinner first? Hindi ka ba nagugutom? Besides, ayaw mo ba sa lugar na to? Tanong nito. Inilipot niya ang mga mata. The place was wonderful. May kaliitan nga lang dahil pahaba yun. But it offered a spectacular view of Manila's business district. Mula pala sa ituktok ng Citibank Towers ay napakagandang tingnan ang 6 mga gamugamong ilaw mula sa iba't ibang mga establishment. Ang mga katabi nilang gusali at mga dumadaang sasakyan sa kahabaan ng Makati Avenue at Paseo de Rojas. Not until you give me an explanation. Pakiramdam ko kasi nasa isang episode ako ng Twilight Zone. Sabi niya. Alright, sige ikaw ang bahala. Sagot nito. Nahuli pa niyang sumenyas ito sa isang waiter pagkatapos sabihin nun. What? Naiinip na siya. Agad na hinawakan ito ang kanyang mga kamay. Natahimik siya nang titigan pa siya nito habang gagap ang mga yun. Katrina, I love you. I love you too. Alam mo rin yun, di ba?
Will you marry me? Tanong uli nito. Halos kasabay nun ay inilabas nito ang isang maliit na kahon. Binuksan nito yon at kinuha ang diamond engagement ring na nasa loob. Alin? Ano nga? Anong sabi mo? Para siyang naalog sa tanong na yon. Hindi na niya alintana ang pagsuot nito ng engagement ring sa palasinsingan niya. Will you marry me? Ulit nito habang pinapagmasdan ang singsing na nakasuot na sa kanyang daliri. Pagkatapos ay hinalikan nito ang kamay niya na may suot nun. Hindi pa niya nakukuhang sumagot nang marinig niya ang tumutugtog na gitara sa likuran niya. Nang lumingon siya ay nakita niya ang tatlong lalaki na may bitbit ng mga gitara. Nakabihis pa nga ang mga ito na parang mga Mexicano. Yun pala ang sinesend niya si Nathan sa waiter kanina. These are things that I promise. My promise to you. Yun ang kinakanta ng tatlong lalaki musikero. It was their song, For All of My Life. Napangiti siya sa sorpresang yun. Suddenly, she felt so light. Ang totoo ay ibig din niyang marinig mula kay Nathan ang tanong nito. Pero hindi niya inaasahan na ganong kabilis ang lahat. Marami sa kanyang mga kaopisina ang naririnig niyang nagkwekwento na dapat daw ay isang long courtship at isang long boyfriend-girlfriend relationship ang tamang daan para sa isang perfect and lasting marriage. Ang panahon lang daw ang makakapagsabi. Kung talagang nababagay ang dalawang tao para sa isa't isa, at least kapag hindi raw nagtagal bilang mag-boyfriend at girlfriend, kahit paano ay hindi pa kasal. Kaysa naman daw kasal na ang dalawang tao ay saka pa magkakahiwalay. Alam niyang may punto ang mga kaopisina niya. Sabi nga, fools rush in, but the only foolishness she found in her heart was so dilly-dally. Mahal niya si Nathan at alam niyang ito na ang taong nilikha ng Diyos para sa kanya. For all of my life, you're the one. I will love you faithfully forever. Well, tanong ni Nathan sa kanya. Yes, I will marry you. Attorney Nathan Castaneda. Happy anniversary! Sinundan ni Katrina ang pagbating yon ng isang halik sa mga labi ng lalaking nagbukas ng gate. Ha? Bakas naman ang pagkagulat sa mukha nito. Parang natulala ito sa bilis na mga pangyayari. Nani, ano ka ba? Parang wala ka sa sarili mo ah. Puno niya rito na nananatiling nakatayo sa harap niya na parang tuod. Well, what can you say? Aren't you going to greet me back? Paglalambing niya nang hindi pa rin ito magsalita. You must be Katrina? Sambit nito nang tila matauhan. Of course I am. I'm your Katrina, ano ka ba? Is this a part of your surprise? Ikaw ha, pilyo ka talaga. Biro niya rito. Sinamahan niya yon ng pag-alog sa balikat nito. Katrina! Nagulat pa siya nang marinig ang boses ni Nathan mula sa likuran ng lalaking kaharap niya. Pero paanong mangyayari yon? Gayong sa pagkakaalam niya ay kaharap naman niya si Nathan. Sinilip niya kung sino ang tumawag na yon na kaboses na kanyang boyfriend. Happy anniversary! Bati nito sa kanya nang makalapit na. Si Nathan nga yun, pero si Nathan din ang katabi nito. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang lalaking kaharap niya. Magkamukhang magkamukha ang mga ito. Pinaglalaruan na yata siya ng kanyang mga mata. Oh, he's the surprise I've been talking about over the phone. Pero mukhang naunahan mo na ako. Nagkakilala na yata kayo. Si Daniel nga pala, my twin brother. Paliwanag nito nang marahil ay mahalata ang pagkalito niya. Daniel, this is Katrina, your future sister-in-law. Baling naman ito sa kakambal. Yes, we've met. Nakangiting sagot ni Daniel. Hindi niya napigilan ang pamulahan ng muka dahil sa pagkapahiya na nagawa. It was an honest mistake. Paliwanag niya kay Daniel. Ano ba yun? Did I miss anything? Ano bang nangyari? O sisa ni Nathan. Ayun, wala. Nagkamali lang si Katrina kanina. Binati niya lang ako ng happy anniversary. Anniversary pa pala niyo ngayon. Mabilis na pagtatakip ni Daniel sa nangyari sa kanila.
Oo nga, anniversary namin. Actually, it's more of a monthsary. Kung talagang mag-i-stick ka sa ibig sabihin ng salitang anniversary. But everybody's doing it nowadays. So, why can't we, right? Paliwanag ni Nathan. Tumango lamang siya bilang pagsang-ayon sa paliwanag nito. Happy anniversary, honey. Sinundan niyo ni Nathan ng pagtanim ng halik sa mga labi niya. Han, hindi mo naman ikikwento sa akin na meron ka palang identical twin. Sabi niya nang magkahiwalay ang kanilang mga labi. May kalakip na paninisi ang tono niya. Na kung nalaman lang sana niya ng maaga na may kamukha ito, hindi sana niya aksidenteng nahalikan si Daniel. Kung sa bagay, 7 buwan pa nga lamang silang magkakilala ni Nathan. 5 buwan pa lamang silang magnobyo, pero nakatakda na ang kanilang kasal sa susunod na buwan. Sa bilis nga ng kanilang relasyon, niminsan ay hindi nito nabanggit sa kanya na mayroon palang kakambal ito. Ang buong akala niya ay nag-iisang anak lamang ito. May ilang beses na rin naman siyang nakapunta sa bahay ng mga magulang nito, pero kahit kina Tito Vic at Tita Luna ay wala rin siyang naririnig na mayroon ngang kapatid si Nathan. Paano ay puro picture lang ni Nathan ang nakikita niyang nakasabit sa bahay. Kaya nag-presume siya na nag-iisa nga lang ito. She did not bother to ask. Ngayon kung iisipin, baka nga hindi lahat ng mga larawang nakikita niya ay kay Nathan. Malay ba niyang ang iba roon ay si Daniel? Talaga namang walang ipinag-ibang itsura ng mga ito. Look, I'm sorry na honey. Bakit ba parang hindi ka natutuwa at may kamukha ang honey mo? Dahil ba ang buong akala mo ako lang ang malas sa mundo na pinagkalooban ng ganitong itsura ha? Tumatawang alos sa kanya ni Nathan. It's not that, honey. I was just caught by surprise. That's all. Ayoko yung nagugulat ako. Pagdadahilan niya. That's the whole idea. Ang masurpresa ka. Kaya nga tinawagan kita kanina to ask you to come over, diba? Ang sabi ko sa'yo, hindi na matutuloy ang supposed lunch natin. Dahil may susunduin akong importanteng tao sa airport. Well, siya na nga ang tinutukoy ko. Ang akala mo siguro babae yan, no? Pang-aasar pa nito. Binalingan niya si Daniel. It's a pleasure meeting you, Daniel. Pilit na nginitian niya ito. The pleasure is all mine, Katrina. Believe me, the pleasure is all mine. Lumaka dito papasok sa bahay na pangisingisi habang inuulit ang mga katagang yun. Lalo tuloy siyang naasar sa nangyari. Halika, doon tayo sa loob. Inakbayan siya ni Nathan. So, what's the story about your secret brother? Tanong niya habang naglalakad sila papasok sa bahay na binili nito. Mamaya, I'll tell you all about him. Bulong nito sa kanya. Sa tono nito ay nahimigan agad niya na kung ano man ang ikikwento nito tungkol kay Daniel, ay gusto nitong silang dalawa na lamang ang tao. Hindi nito nais na makarating ang mga yon sa kakambal. Nathan, sigurado ka bang okay lang ako dito na magstay? Baka naman pabigat na ako rito. Alanganing tanong ni Daniel rito. Of course not, dito ka lang. You can stay here as long as you like. Para namang hindi tayo magkapatid niyan. To think na magkakambal tayo, hahayaan pa ba naman kitang magstay sa isang hotel while you're here in Manila? Besides, maluwag pa tong bahay. May 2 kwarto pa na bakante sa itaas. Sinanapasing naman doon sa kwarto sa likod, malapit sa may dirty kitchen na tutulog. Bakit naman kasi ang laki na binili mong bahay? Aalog-alog lang kayong 2 ni Nanapasing dito. Puna ni Daniel habang iginagala ang mga mata sa 4 na sulok ng sala. Siyempre, you know me. I always think ahead. Nung makita ko ang bahay na to, I told myself, perfect. A master's bedroom, a room for the guests, and a room for the kids. Para na ito sa magiging pamilya ko. Saglit na natigilan ito nang maalala siya. Sa pamilya pala namin. Sinabayan nito yon ng kurot sa kanyang pisngi. Ginantihan naman niya yon ng palo sa balikat nito. You haven't changed, Nathan. You still think too far ahead. Parang pakiramdam ko you're always in a hurry with your life. Biruin mo nung bilhin mo nga to. Hindi mo pa kilala si Katrina, pero yun na agad ang iniisip mo. Pamilya na agad, pag-aasawa. And when did you buy the house? 2-3 years ago? Ewan ko ba, ganun lang talaga siguro ako. That's probably the same reason why I'm good at playing chess. Because I'm so used to thinking ahead. Ang ayaw ko lang kasi ay yung may mga bagay na biglang darating o kaya mangyayari tapos hindi ako handa. I don't want to experience that kind of feeling.
Yung tipong, you're so helpless that all you could do is just sit and watch your destiny unfold. Alright. Sige na nga. I'll stay here. Ang dami mo namang sinabi. How long do you plan to stay here in Manila? Sabad niya. Where have you been all this time? His base in California. He's been there for what? May 7 years na ba yun, bro? Tinitan ang sumagot para sa kapatid nito. More or less. Mga 7 years na nga. Matagal na rin pala, no? I never thought I'd find myself back here in Manila after all that time. Umiiling pa si Daniel habang nagsasalita. California? Saan doon? I have a few friends living there. Usisa niya. Sa may Cortelluna, sa may Bakersfield. At big time na tong si Utol. He already has his own business establishment in California. Nagmamalaking sabi ni Nathan. Really? Manghang sabi niya. It's just a small store, a souvenir shop. I have 3 to 4 high school students working part-time. I manage the place. Hands-on din ako. Ako na nga ang manager, ako na ang may-ari. Ako paminsan ang tindero. Mas tipid kasi kapag ganun. Minsan nga kapag may mga nagsha-shoplift, ako na rin ang security guard. Magiliw na pagkikwento ni Daniel. See, I told you, may pagka-entrepreneur yung kapatid kong yan. Sabi ni Nathan. Of course, that's peanuts compared to what Nathan here has accomplished for himself. He's now a bright and promising lawyer, the way I see things. Hindi magtatagal at siya na ang papalit kay Dad as partner sa law office. Kung sa bagay, noon pa man he's always been the brains sa aming dalawa. Sinamahan yun ni Daniel ng paggulo sa buhok ni Nathan. And, taglit na tumigil ito nang mapagawi sa kanyang tingin. And, udyok ni Nathan. He's the lucky one. Palagi namang ganyan yan eh. Ang pinakamatalino, ang pinakaswerte. As if things aren't good enough for him. Now he's marrying the most beautiful woman in the world. Hindi nito inaalis ang mga mata sa pagkakatitig sa kanya. Habang binibigkas yun, hindi tuloy niya maiwasang ma-conscious. Hindi naman the most beautiful woman in the world. In the Philippines lang. Tumatawang pagtutuwid ni Nathan sa sinabi ni Daniel. Tumawa si Daniel nang marinig yun. Nakitawa rin siya. Maya-maya ay pare-pareho silang tahimik. Waring bigla na lamang nawalan ng mapagkwekwentuhan. Parang may dumaang anghel ah. Puna ni Nathan. Maybe I should leave the two of you for a while? Ayusin ko lang ang mga gamit ko sa kwarto. Paalam ni Daniel. Yeah, sige. Just feel at home. Pahabol ni Nathan. It's been nice meeting you, Katrina. Sabi ni Daniel habang umakyat sa hagdan. Kaway lang ng isang kamay ang ihinanti niya rito. Hinintay nila ni Nathan na makapasok ito sa kwarto bago nila itinuloy ang usapan. So, what's the big idea na telling me na mayroon ka palang kapatid? At hindi lang kapatid, kakambal pa. Tanong niya na masigurong naisara na ni Daniel ang pinto ng kwartong pinasukan nito. Honey, hindi sa inililihim ko. You didn't ask. Besides, at least now you know. Pero hindi man lang naikwento sa akin ni na Tito Vic na may kakambal ka pala. The truth is, Daniel and our parents haven't been speaking to each other since he left for the States. Kaya hindi siya nababanggit man lamang sa bahay kapag pumupunta ka. They have their differences. Ang totoo nga niyan, hindi pa rin alam ni na mom and dad na nakauwi na sa Pilipinas si Daniel. Ha? It took me a while to convince him to come home. Ang sabi ko sa kanya na magkausap kami sa telepono, just this once. It's my wedding anyway. Kung hindi pa ako ikakasal, hindi ko pa makukumbinsi yan na muling sumama sa isang family event. Ano bang nangyari? Why did he have a falling out with your parents? Ha? Mahabang kwento. Dahilan nito. Go on. We have all the time in the world to listen. Huwag mo nang bitinin ang asawa mo. Tudyo niya rito. When we were in college, nagkagusto siya sa anak ng kapitbahay namin. Her name was Kendra. Then what happened? Kendra was a very pretty and an assuming girl. Halos kasabay na nga namin siyang lumaki. She was this little girl we used to play jokes on. Well, of course, until suddenly, she grew into this very beautiful woman. Tumikim siya. Sinadya niyang gawin yun para ipaalala rito na siya ang kausap nito.
Nakuha naman agad nito ang gusto niyang marinig. Of course, mas maganda ka ron. I had a chance to meet her. Maybe twice or thrice. Mabait naman, kaya lang my parents didn't like her for Daniel. Kabit lang kasi ang nanay ni Kendra. Ganun na lamang ang pagtutol ni na mommy and daddy. Aside from that, masyado pang bata si Daniel para sa mga ganun bagay. They didn't want him to neglect his studies. Ang totoo niyan, daddy was molding him to take over his position at the law office. Nung masiguro nilang hindi nila basta-basta makukumbinsi si Daniel na kalimutan si Kendra, they forcibly sent him to the States under the premise of pursuing his studies there. What did Daniel do? Ayaw niyang umalis. Pero bigla na lang isang umaga, umalis si Kendra. Pinagbakasyon daw ng mami nito sa Cebu. But it was more of a permanent vacation. Hindi na bumalik si Kendra. Nalaman na lang ni Daniel sa mga katulong ng mga ito na pumunta pala roon si Daddy at kinausap ang mother ni Kendra. Dad, he was the one who suggested na paghiwalayin ang dalaga nito at ang binata niya. Nang malaman ni Daniel yun, saka na lamang nila tuluyang nakumbinsi ito na lumipad patungo sa Amerika. Pero alam ko, masamang masama ang loob ni Daniel noon. Kaya naman nang makarating sa California, hindi na siya sumulat pa sa bahay. Kahit isang beses, niha-niho wala. Pati ang pag-aaral ay tinalikuran din niya. He left a relative's place kung saan siya dapat tutuloy. It was apparent he didn't want to have anything to do with our family. What he did instead was do odd jobs. Wala rin akong contact sa kanya until 3 years ago, I happened to bump into him while I was on a business trip in California. Well, not entirely bump. Of all people, kapatid ko pa ang makakapatid sa akin. Nakita na pala niya akong naglalakad, hindi man lang ako tinawag. Pinatid pa niya ako. Loko talaga yan. Since then, we've been communicating with each other, mostly through email. Pero bilin niya sa akin na huwag sasabihin kina mami. Yung ikinikwento ko sa'yo kaninang souvenir shop, sariling pawis niya yun. Bilib din ako dyan kay Daniel. Sa pagre-rebelde niya, he managed to be successful by himself. Nahuha pa niyang maging self-supporting at sa States pa. Ganun ba? Yup, and that's the whole story. Kaya ka ba nag-abogado? Tanong niya na halatang ikinagulat nito. Ano? Why ask that question now? Ang sabi mo kanina, si Daniel ang talagang ginugroom para pumalit sa pwesto ni Tito Vic. Kaya ka ba naglo? Para punan ang pwestong naiwang bakante ni Daniel? I didn't want to be a disappointment. But are you happy with the choice you made? Wala ka bang ibang pinangarap para sa sarili mo? Aside from being the good son? Yes, I am. Sa totoo lang, I was already taking up political science when Daniel left. But after graduation, hindi ko pa rin alam kung ano ang kababagsakan ko. Isa ko rin sa mga estudyante ng aaral, pero hindi ko pa rin alam kung ano ang gusto ko. Wala akong pangarap na magdo-doktor ba o magiging abogado o kaya ay magtuturo. Danielle's absence gave me the direction I badly needed. Hindi naman talaga akong outstanding sa klase namin before Daniel left the family. I didn't take studying seriously kasi palagi akong maasa sa kanya. Hindi naman talaga totoo yung sinabi niya kanina sa'yo na I was always the brighter one. Napilitan lang akong magpursige nang mawala na siya. I felt I needed to be better, if not the best, for both of us. And you are the best. The best thing that ever happened to my life. Yumakap siya rito. Come to think of it, I've always had a dream of my own. Ano yun? To fall in love and marry the most beautiful girl in the world. Akala ko ba of the Philippines lang? Nakangiting sambit niya. That's just to be modest. Pero sa totoo lang, ikaw naman talaga ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Tama na nga yan. Feeling ko bumibigat na ang ulo ko sa laki eh. Biro niya. I'm sure mom and dad would be glad to see that he's finally back. At alam ko, 7 years of separation would be enough to let bygones be bygones. Even for Daniel. Paniniyak ni Nathan. Napatawad na nga kaya si Daniel ng mga magulang nito? Halos hindi na magkanda-ugaga si Katrina sa dami ng mga pinamili niya. Palibhasa, kakukuha lamang niya ng kanyang mid-year bonus.
Namili na siya ng mga grocery para sa kanilang bahay, mga bagong damit niya at mga pasalubong para sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Kasama pa roon ang car vacuum na binili na rin niya nang makitang kasalukuyang 50% off ang presyo. Matagal na rin naman niyang gustong palitan ang ginagamit niyang car vacuum dahil mahina yon. Palibhasa ay mumurahin lamang. Sinadya niyang damihan ang pinamiling grocery. Katuwiran niya, yun naman na ang huling beses na ipag-grocery niya ang kanyang pamilya bago siya bumukod kapag ikinasal na sila ni Nathan sa darating na linggo. Ipinangako naman niya sa mga magulang na hindi roon hihinto ang pagtulong niya sa mga gastusin sa bahay. Mag-aabot-abot pa rin naman siya. Dahil sa dami ng bit-bit, ay napilitan siyang huminto-hinto sa paglalakad sa mall. Kapag nakakaramdam ng pananakit ng braso, nagpapalipas siya ng ilang segundo na nakatayo sa isang pwesto habang nakalapag ang mga plastic bags. At kapag nakapagpahinga na, ay muli siyang maglalakad na dala ang mga yon. Yun na yata ang tinatawag na shop till you drop. Ipinangako niya sa sarili na hindi na mauulit yon. Kung bakit naman kasi naisipan niyang mamili ng ganun karami, gayong hindi naman niya kasama si Nathan. Sigurado namang hindi pa kailangan agad ang lahat ng yon. Pwede pa sanang unti-untiin na lamang niya ang pamimili. O mas maganda sana kung ipinagpabukas na lang niya. Total naman ay naipangako ni Nathan na sasamahan siya nito kinabukasan. Atat ka kasi. Yan tuloy ang napala mo. Hey, you seem to have your hands full. Una ng lalaking hindi niya inaasahang makasalubong. Pero hindi tulad ng una nilang pagkikita. Natuto na siya. Ayaw na niyang ulitin ang naging pagkakamali niya noon. Daniel? Tanong niya rito para makasiguro. Tumango naman ito. Kahit ilang beses niyang pagmasdan nito, ay hindi pa rin niya mahulaan sa biglang tingin kung sino nga ba si Daniel at sino ang kanyang nobyo. Ang kaibahan lang na lagi niyang ginagawang tanda ay ang taste ng mga ito sa pananamit. Si Nathan lagi kasi ay formal ang suot. Kung lalabas sila on a date, ay palaging nakaslocks at shirt ito na mayroong kwelyo. Si Daniel naman ay may pagkarag ang dating. Kung hindi ito naka-jeans, ay naka-walking shorts ito. Paiba-iba rin ang hilig nito sa pangitaas. Kadalasan ay t-shirt lamang yon na may iba't ibang naka-imprenta. Ang isa pang palatandaan niya ay kapag narinig na niyang magsalita si Daniel. Islang pa rin kasi kahit magtagalog ito. Dala na rin marahil na mahabang panahong pananatili nito sa Amerika. Parang pinagbiyak na bunga mga ito. Naalala tuloy niya ang unang pagkikita nila. Kung paano niya hinalikan ito sa mga labi sa pag-aakalang ito si Nathan. Sa tuwing nakikita tuloy niya si Daniel, ay hindi niya maalis ang pagkailang dahil sa kanilang first encounter. What are you doing here? Nagtatakang tanong niya. May kalayuan na kasi ang Robinson's Place Manila sa bahay ni Nathan sa Paseo de Magallanes, kung saan tumitigil si Daniel habang nasa bansa ito. Eto, namamasyal. I must admit, marami na ngang nagbago rito sa Pilipinas since the last time I was here. Kagagaling ko lang sa Intramuros. Na-curious kasi ako sa Wow Philippines advertisement na nakita ko sa dyaryo kahapon. Besides, boring naman sa bahay without Nathan around. Ikaw, what are you doing here? From what I've heard, sa Pasig ka pa umuwi at sa bandang Ortigas naman ng opisina mo? Ah, may 3-day seminar kasi kami dyan sa Landmark Building. I figured total naman malapit na ito and I haven't been to this place often. Dito na ako mamimili before going home. Teka nga, tutulungan na kita dyan sa mga daladala mo. Kinuha nito ang mga bag na dala niya. Heavy. Saan ka ba pupunta? Parang pang end of the world na tong dala mo ah. Biro nito. Hindi, para yun sa mga tao sa bahay. Grocery ni na mami. San ba to dadalhin? Sa kotse mo ba o may iba ka pang balak puntahan? Tanong nito. Sa kotse na, no? Ano ko bali? At may balak pang dagdagan yan? Biro niya. San ka ba nakapark? Doon. Inginuso niya ang direksyon na kinaroroonan ng sasakyan niya. Natawa naman ito. Bakit?
Ha? Alam mo ba, I haven't seen that in a long time. They don't do that in the States. Doon ko nga lang nalaman na tayo mga Pilipino lang pala ang gumagawa niyan. What? Pointing directions with the mouth. I did that once while I was there. Pinunagad ako ng mga kaibigan kong puti doon. Ang sabi nila, why do you do that? I ask, do what? And they say, that thing with your mouth. It works alright but it's kind of weird. Talaga? Oo, hindi ko nga lang sigurado kung ginagawa rin ng ibang Asyano yan. Sabi nito habang patuloy sila sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ng kotse niya. Maybe they do. Nakapanood ako ng ilang Jackie Chan films. He does it all the time. Yun ay kapag may hawak silang tali o kaya kapag may kalabang humahawak sa mga kamay niya. Sabi nito. Mukhang mahilig ka rin manood ng Jackie Chan films ah. Puna niya. All of them. I never miss any of his movies. Really? Mahilig din ako manood ng mga movies niya. Minsan nga kapag nasa bahay ako, I usually rent 2 to 3 DVDs of his movies. Pinapanood ko in one sitting. Natutuwa kasi ako sa mga stunts niya. Also, kung paano niya ginagawang armas yung mga gamit sa paligid niya. Yung mga silya, mesa, tuwalya. Natatawang lahat niya. E di, kapag nagda-date kayo ng kapatid ko, whenever there's a new Jackie Chan movie, malamang yun ang date movie niyo, no? Alin? Hindi. Nathan doesn't like watching Jackie Chan movies. Minsan nga sinisita niya ako. Para daw akong bata. We usually end up watching a love story. Hindi ba yun naman talaga ang hilig ni Nathan? Mga temang Sleepless in Seattle, Made in Manhattan, ganun. Parang baliktad yata ah. Nakangiting po na nito. Sinabi mo, with us, it's the other way around. Ako ang mahilig sa action. Siya naman sa mga kilig movies. Ikaw, what movies do you go for? Action din. Inaanto kasi ako pag wala akong nakikitang dugo. Ang sobra mo naman. Hindi, joke lang. But no, I prefer the action-adventure genre. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, I also watch Jackie Chan movies. Sandali nga pala. Ano bang favorite mong pelikula niya? Baka ako magkaparehas tayo. Gorgeous. Agad na sagot niya. Thanks. Sino ba yan ito ng ngiti yun? No. That wasn't a compliment for you. Yun ang title ng pelikula. Natatawang pagkaklaro niya rito. Ah, oo. Yun nga ang naisip ko. Talaga lang ha? Gorgeous? I'm not familiar. Ayaw mo nung Shanghai noon? O kaya The Tuxedo? Rush Hour kaya? No, okay lang pero hindi ko masyadong type yung mga bago niya. I prefer the kind of movies he used to do before. Mas magaganda kasi, diba? Come to think of it, I have to agree with you on that. Ikaw, tell me your favorite Jackie Chan movie. Drunken Master. Proud naman itong sagot. Wow, ang tindi mo. Cult classic na yata yun ah. Tudyo niya. Oo nga, the last time I saw it, nandito pa ako sa Pilipinas. Sa Channel 13 pa. Nakangisi pang sabi nito. Bakit nga pala hindi mo siya kasama? Biglang osisa nito. Si Drunken Master? Biro niya. Hindi, si Nathan siyempre, sino pa? Aba mali ko ba, ikaw kasi kung magtanong ka bigla-bigla. Ang layo ron sa pinag-uusapan natin, nalito tuloy ako. Masarap makipagkulitan dito. He has work. Your father has this very sensational case and Nathan is helping him out. Hindi ka pa ba nakakadaan sa law office? Hindi pa. So, you mean to tell me, ni isang love story wala kang gusto? Tingnan mo nga yan, ayan ka na naman eh. You were asking about Nathan. Tapos ngayon tatanungin mo ako kung may gusto akong love story. Anong connect? Ha? Kasi ano? Wala lang. Siguro masyado lang ako maraming gustong malaman tungkol sa'yo. About my sister-in-law's personality. I mean, after the wedding, baka bumalik na rin agad ako sa States. So, I don't think we'd have that much time to know each other. Kaya naman ito, sinusulit ko na. I'm trying to make every second count. Katwira nito. Every second, oo nga. Kahit habang naglalakad lang papunta sa sasakyan, you're so persistent.
Is that your impression of me? I'm persistent? Mukha, bakit hindi ba? Tanong niya. Hindi siguro, because if that were the case, how come I don't usually get what I want? Who does anyway? Si Nathan, sambit nito. About that love story, if you're still interested, mayroon naman. Hindi naman ako pusong bato para hindi makaramdam ng pag-ibig at kilig. Actually, dalawa pa nga eh. What would it be? Casablanca and Love Affair? Pauna nito sa kanya. Hindi ah. Ocean's 11 at Mad Dog and Glory. Ocean's 11? Hindi ba action flick din yun? Oo. Yung remake ni George Clooney at Julia Roberts, I treat it as a love story. Imagine Danielle Ocean robbing the most guarded casinos not for the money entirely, but just to get his wife back. That's the love story. Pangungumbinsin niya rito. And The Mad Dog and Glory? That's Robert De Niro and Uma Thurman. Tama ba ako? Yep. It's basically about the same theme. If you love someone so much, then go fight for her. Tahimik lamang ito. Nung suliyapan niya ito ay parang may malalim na iniisip ito tungkol sa sinabi niya. Bigla tuloy niyang naalala ang ikinekwento ni Nathan sa kanya. Tungkol sa kung bakit pinapunta ng parents na mga ito sa Amerika, si Daniel. Hanggang ngayon ba ay naiisip pa rin ito si Kendra? So, here we are. Sambit niya nang marating ang kotseng nakaparada. Binuksan niya ang trunk nun. Inilagay naman ni Daniel ang mga bag ng pinamili niya. Salamat ha. Baling niya rito nang may sarang trunk. It's nothing. What's a brother-in-law for? Hindi niya napigilang matawa sa tinura nito. Nagmamadali ka ba? Maya-maya ay tanong nito. Why? Ganting tanong niya. Hindi ba sa Pasig ka pa? Sang banda ka nga sa Pasig na uwi? Traffic eh. You'd be late for dinner kung dun ka pa kakain sa bahay niyo. Why don't you join me? Mas masarap kumain kapag may kasalo ka. Unlike kapag mag-isa ka. Tapos lahat ng kasama mo sa loob ng restaurant. Kung hindi isang pamilya, couple or barkada. Parang ang lungkot mo naman kapag ganun, diba? Katuwiran nito. Sure. Nginitian niya ito. San tayo? Muli silang naglakad papasok sa mall. Pareho silang na-curious nang makita ang Taste Buds restaurant sa second floor ng mall. Kaya napagkasunduan nilang subukan ang pagkain doon. Mag-aalas 7 na ng gabi kaya naman inabutan na nilang nagpe-perform doon ang Passage Band. Nabasa niya sa labas ng restaurant na featured ang banda na yon tuwing Sabado ng gabi. Funny. Sambit niya nang makapasok sila sa restaurant at abutang tumutugtog ang banda. What? Anong meron? Tanong nito. They're playing our song. Our song? Kumunot ang noon nito. Of course not. I mean my song. With Nathan. You're so silly. Paano naman tayo magkakaroon ng our song? Natatawang sabi niya, habang patuloy na pumapailan lang ang kanta nila ni Nathan. Ang For All of My Life. Malay mo, makalusot, sabi ni Daniel. Heh, ikaw talaga, puro kabiro, sita niya. Mabilis naman silang nakakuha ng bakanteng mesa. Nang kapwa makaupo ay tinawag nito ang waiter. Ano ba ang masarap dito? Baling nito sa kanya habang binabasa ang menu. Beats me. Pareho lang tayo ngayon lang kakain dito. Pero in fairness, maganda ang ambience. Oo nga, sino ba kasi ang umu-order ng ambience? Biro uli nito. Natawa naman siya sa sinabi nito. What will you be having? Tanong uli nito nang makabawi. Bahala ka na, whatever you're having. At least hindi ba, kung hindi masarap, pareho nating matitikman. Kung may lason, parehong bubula mga bibig natin. At kung nakatsamba ka naman at masarap, at least pareho tayo natuwa. Walang nakalamang. Paliwanag niya. Tsamba? Good luck. Like a long shot, hindi ba? I don't have that. What do you mean? Wala akong swerte sa katawan. Hindi siya nakakibo sa sagot niyon. Mabilis namang idinigta ni Daniel ang mga order nila sa waiter. Katulad ng kanilang napagkasunduan, parehas na parehas yun. Pati ang drinks nila ay pareho na rin.
Hinintay niyang makalayo ang waiter bago niya inusisa ang tungkol sa huling sinabi nito. Paano mo naman nasabi? Ang alin? Nawala kang swerte sa katawan. I'm sure lahat naman ng tao mayroon nun. Hindi ko damay. Aren't you happy with what you achieved? I'm sure a lot of people would be begging to be in your shoes. From what Nathan told me, mayroon ka naman negosyo sa States. And the way I see it, successful naman yun, hindi ba? Yeah. What else could you want? Someone to share it with. Mabilis na sagot nito habang nakatitig sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dito. You have a wonderful family. Nandiyan naman si Nathan, ang parents niyo. Nagkausap na ba kayo? Nagkausap na ba kami? So, alam mo na palang meron kaming hindi pagkakaunawa ni na dad? Saka lamang niya na-realize na nadulas na pala ang dila niya. Hindi nga pala niya dapat itanong dito ang tungkol sa bagay na yon. I'm sorry, it's alright. I guess nasabi na rin sa iyo ng kapatid ko kung bakit. Tumango lamang siya. It's no big deal. Paniniyak nito sa kanya nang mapansin ang kanyang pagkabalisa. You're bound to know sooner or later anyway. You're going to be family soon, hindi ba? I guess. Anong nagustuhan mo sa kapatid ko? Tanong nito. He's charming. He's responsible. Masyado nga lang seryoso minsan. Tahimik madalas pero thoughtful and sweet. Sagot niya. Oo nga, si Nathan nga yun. Ikaw, wala ka bang naiwan sa States? Tanong niya nang muling makuhang magsalita. Bakit mo naman naitanong? Kanina kasi nung nasa kotse tayo, hindi ba? Sabi mo, I should join you for dinner dahil pangit naman yung kumakain ng mag-isa. I presumed na baka ako hindi ka lang sanay. That maybe back there, you always have this constant companion. Meron if you count Stephanie. Stephanie? My dog. I had to ask my neighbor to take care of her while I'm away. Stephanie? Nice name for a dog. Anong breed? She's a basset hound. Talaga? Ang ganda niya siguro. Ako, mahilig din ako sa mga aso. May alaga ka rin? 5 aso namin sa bahay, no? May halong pagmamalaki ang tinig niya. 5? Ang dami naman ata. Anong breed? Sinasampid, ampon, sabit, extra at singit. Mga askal nga lang. Si Sampid at si Ampon, mga stray dogs dati. Nakita lang namin pakalat-kalat. Pinapakain ng nanay ko. Hindi na tuloy umalis sa bahay. Hinintay na namin na may kumuha. Baka kasi merong ibang may-ari. Pero buwan na ang lumipas, wala namang kumukuha. Inangkin na namin. Sina Sabit, Extra at Singit naman, mga anak na nila. So ayun, ang daming aso ngayon sa bahay. Magiliw na pagkakwento niya. Nice names for dogs. Sabi nito na ikinatawa niya. So, bukod sa aso, wala talaga? Wala nga eh. How come I can't believe you? I guess wala akong apil sa mga puti. Biro uli nito. Guwapo ka naman ah. Talaga? Ngumisi ito. Oo naman. Kamukha ka nga na mapapangasawa ko, diba? Paalala niya rito. Oo nga pala. I guess you just haven't found the woman you're supposed to fall in love with. But I'm pretty sure makikita mo rin siya at makikilala. But I already have. Really? Nabuhayan siya ng loob sa sagot nito. What happened? Hindi kami pwede. Si Kendra. Naglaro sa utak niya ang pangalang yun. Why so? She's already taken. Pinagmasdan maigi ni Katrina ang sarili niya sa salamin. Hawak-hawak niya ang traje de boda na kakukuha pa lamang nila ni Nathan ng nagdaang araw. Excited na siyang isuot yun sa kanilang kasal. 2 na lamang ang hihintayin niya bago ang nakatakdang petsa ng pag-iisang dibdib nila. Hinawakan niya ang damit sa magkabilang balikat at inilapat yun sa kanyang katawan habang nakatayo sa tapat ng salamin. Ang bufant skirt nun ay yari sa pinya at puno ng kalado na ipinasadya pa nila sa mga nagbuburda sa Laguna. Akmang-akma yun sa Filipiniana na tema ng kanilang kasal. Nasa ayos ng lahat. May pamudmud na ang mga invitations. Nakaset na rin ang oras at araw sa simbahan at sa hotel kung saan idaraos ang reception. Maging ang mga giveaways and floral arrangements
at video coverage ay nakahanda na rin. Ang mga damit naman na isusuot ng entourage ay nakuha na rin nila kasabay ng kanyang wedding gown. Nakapagsadya na rin sila ni Nathan ng wedding ring sa jewelry ng kaibigan ng pamilya Castañeda. She felt like she was the happiest woman in the world. Napakabuti ng tadhana para pagtagpuin sila ni Nathan. Napakalaki ng pagpapasalamat niya dahil nagawa siyang tanggapin ng pamilya nito kahit pa hindi siya galing sa mayamang angkan. Ang totoo, hanggang ng mga sandaling yun ay hindi pa rin siya makapaniwala na aakyat sa kanilang bahay ang mga magulang ni Nathan para mamanhikan. Maging ang kanyang mga magulang at mga kapatid ay hindi makapaniwala nang bigla na lamang lumitaw si Nathan kasama ang mga ito at formal na hingin ang kanyang kamay. Alam mo bala eh, ang sabi ko nga rito sa aking iho, huwag nang patagalin pa at baka mamaya pa niya ni mauntog pang inyong dalaga. Sabi ni Tito Vic habang kausap ang kanyang ama. Kuwan, oo nga. Halata namang maging ang kanyang ama ay kinakabahan din sa pakikipag-usap sa mga ito. To tell you frankly, I'm so pleased that my son Nathan is finally getting married. When he first introduced me to your daughter, I told myself, I'm so blessed to have such a beautiful and warm daughter-in-law. And from what my son tells me, your daughter Katrina is also very bright, and to top it all, it also a very good cook. Panay ang papuri ni Tita Luna sa kanya, habang si Nita naman ay natatawa na lamang habang nakikinig sa sinasabi ng ina. Ay oo bala eh, ang totoo niyan ako ang nagturo dyan na magluto, pero ngayon mas magaling na sa akin. Sang-ayon ang kanyang ina. Nasabi ko nga sa kanya, alam mo anak, sa husay mong magluto pwede ka na mag-asawa. Heto at mag-aasawa na nga. Nagkatawanan silang lahat sa tinura ng kanyang ina. Alam mo bala eh, ang sabi nga sa akin ng mga kumare ko, kapag mayroon ka raw anak na babae, tapos mag-aasawa na, you don't lose a daughter, but you gain a son. So I'm very happy. My husband and I are very happy. Masaya kami para sa mga bata. Patuloy ng kanyang ina. Katrina will be a welcome addition to the Castañeda family. Tinitiyak namin sa inyo yun. And at this point, I'm just curious, Nathan. Baling ni Tita Luna sa anak. Ano yun, ma'am? Tanong ni Nathan. Kailan mo ba kami bibigyan ng apo, ha? Nagkatawanan muli. Ate! Ang tawag na yon ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sinundan yun ng katok sa pinto ng kanyang kwarto. Ang bunsong kapatid na si Esther ang napagbuksan niya. Oh, anong problema? Wala lang, wala akong magawa eh. Si Kuya Edwin naman nasa kwarto ko nanonood ng TV. Ayaw nang umalis doon, ang tigas talaga ng mukha. Eh yung TV sa kwarto niya. Di ba nasira nga, ang kulit kasi. Bumili-bili ng surplus na galing sa Korea. Tapos nung manonood na ng basketball, siguro nataranta kasi hinahabol yung last 2 minutes. Nakalimutang gamitan ng adapter. Ayun, isinaksak sa 220 volts. Natural, nasira yung TV. Eh yung TV sa may sala? Si tatay nanonood ng karera ng kabayo. Karera ng kabayo? Oo, mayroon na sa cable, no? Hindi na nga kailangan pumunta niyan sa betting station para panoorin doon kung lumabas na yung taya niya. Si nanay, usisa niya, nasa kusina nagluluto. Ba't di mo na lang tulungan? Ayaw nga magpatulong eh. Alam mo namang ikaw lang ang marunong sa kusina bukod kay nanay. O, akala ko ba may date kayo ni Al ngayon? Bigla niyang naalala ang office mate nito na boyfriend din ito. Eh, hindi kami natuloy eh. Tumirik daw ang kotse niya. Ang kulit din kasi nun eh. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ibenta na nga lang niya yun. Tapos dadagdagan na lang niya para makabili ng bago. Ayaw, kuripot talaga. Hayaan mo na, malay mo naman may ibang pinag-iipunan yung tao. Gaya ng, malay mo, nag-iipon para sa kasal niyo. Ha? Tila nagulat ito. O bakit? Minasabi ba ako? Ayoko no. Mali mo may iba pa. Kinurot niya ito sa braso. Sira ka talaga. Sinagot mo yung pala ayaw mo. Aray! Hindi ah.
Okay naman si Al pero boyfriend lang, hindi husband material. Sira ka talaga. Uy, ang ganda naman ng gown mo. Puna nito sa wedding gown na bit-bit niya. Noon din lang kasi nito nakita yon. Tila niyo kinuha. Kahapon, ang akala nga namin ni Nathan, hindi pa aabot. Buti na lang natapos ng modista. Mabuti na nga lang. Kung hindi, hubot-hubad kang lalakad patungo sa altar. Hay, nagugutom na ako. Sandali, hindi pa tapos magluto si nanay. Isukat mo muna para naman makita ko kung carry mo. O joke nito. Hindi ba bawal yun? Nalilitong tanong niya rito. Ate, ano ka ba? Para ka namang manang yan. It's the new millennium. Wala nang naniniwala sa mga pamapamahiin na yan. Nahuli na nga si Saddam eh. Hay nako, mabuti na yung sigurado. Wala namang masama kung susunod tayo, diba? Wala namang mawawala sa atin. Katwira niya. Anong walang mawawala? Sige ka, ikaw ang bahala. Mamaya hindi pa pala sukot sa iyo yung gown mo. Tapos sa araw na lang ng kasal mo malalaman. Ano pang gagawin mong remedyo, Aber? Perdible? Ganon? Sige na ate, isuot mo na. Besides, wala namang ibang makakaalam na isinukat mo yan. Tayong dalawa lang, secret natin yan, promise. O siya, isusuot na nga. Pagbibigay niya rito. Hindi na niya hinubad ang suot na t-shirt at shorts. Ipinatong na lamang niya sa suot ang gown. Nang may suot ay tinulungan siya ni Esther na isara ang mga botones sa likod nun. Bago siya pinayagan ng kapatid na makaharap muli sa salamin, ay sinuklay pa nito ang kanyang buhok. Chideng! Sambit pa nito, kasabay ng pagtingin niya sa salamin. Nakontento naman siya sa pagkakayari ng gown. What do you think? Tanong niya. You know what I think. Hindi, kaya nga tinatanong ko. I think you're the most beautiful bride I've ever seen. Talaga ha? Nakangiting paniniyak niya. I'm going to miss you. Nagulat pa siya nang yakapin siya nito. Para namang ang layo ng pupuntahan ko. Hello, ikakasal lang ako, Esther. Hindi ako mag-a-abroad. Siyempre, iba pa rin yung nandito ko sa bahay. Dadalaw-dalaw naman ako. Hinimas-himas niya ang likod nito. Ate, ano? Pag nag-honeymoon kayo, bigyan mo ako ng mga detalye ha. Ikaw ang kulit-kulit mo talaga. Piningot niya ito sa tenga. Aray! Tila hindi nito malaman kung tatawa ito o iiyak dahil sa pagkakapingot niya rito. Esther! Katrina! Natigil sila sa paghaharutan nang marinig ang tawag ng kanilang ina. Bumukas ang pinto ng kwarto. Halina kayo't kakain na! Abiso ng kanilang ina. O bakit mo sinuot yung bata ka? Sita nito nang makitang suot niya ang damit na pangkasal. Nay, isinusukat lang ho namin, sagot ni Esther. O bakit niyo ginawa yun? Hindi niyo ba alam, malas yan? Nay, bagong milenyo na. Ulit sana ni Esther sa idinahilan nito sa kanya kanina. Pero hindi na ito pinatapos sa pagsasalita ng kanilang ina. Ay nako, Katrina, mabuti na yung nag-iingat. Mamaya hindi pa matuloy ang kasal niyo. Huwag naman sana. Parang yun din ang dialogue mo kanina sa akin na. Bulong ni Esther sa kanya habang kinagagalitan sila. Hindi yun nakaligtas sa paningin ng kanilang ina. Esther! Biglang nagring ang cellphone niya na nasa ibabaw ng kama. Inabot niya yun. Tiningnan niya kung kaninong numero ang nasa screen nun. Attorney V. Castañeda. Numero yun ng cellphone ni Tito Vic. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng kulay sa kanyang muka. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganun. Bakit siya tatawagan ni Tito Vic ng ganong oras? Hello? Mabilis ang tibok ng kanyang puso nang sumagot. Katrina! Boses ngayon ni Tito Vic. Good evening, Tito. Bakit napatawag po kayo? Katrina! There's been an accident. Oh, ano hong nangyari? Nasaan ako kayo? Oh, sige, pupunta na po ako dyan. Nang makuha ang mga detalye kay Tito Vic, ay nagpaalam na siya. Nagmamadaling hinubad niya ang suot na wedding gown. Nang makita ni Esther na natataranta na siya, ay tinulungan na siya nito sa paghubad ng damit. Isa-isang kinalas nito ang mga botones sa kanyang likod. Narinig nito at na kanilang ina
ang usapan nila ng daddy ni Nathan. Anong nangyari, iha? Baling sa kanya ng kanyang ina. Si Nathan ho, naksidente. Naiiyak na tugon niya. Nanlaki ang mga mata nito. Diyos ko! Binuksan niya ang lalagyan ng mga damit at namili na lamang mula roon ng isang maayos na t-shirt. Hindi na niya pinalitan pa ang kanyang shirt. Hindi na nga niya nakuha pang humarap sa salamin upang tingnan ang ayos niya. Tutuloy na po muna ako sa ospital kung saan nila isinugod si Nathan. Paalam niya sa mga ito. Oh, sige, mag-iingat ka, iha. Sana naman walang nangyaring masama kay Nathan. Palabas na siya ng pintuan ng kwarto nang marinig ang boses ni Esther. Ate, nilingon niya ito. Sasamahan na kita. Halos hindi na niya malaman kung paano siya nakasakay sa kotse. Mabuti na lamang at sumama si Esther sa kanya. Kung hindi, ay baka maging siya ay nadisgrasya na rin. May mga pagkakataon kasing sa kagustuhan niyang makarating agad sa hospital ay hindi na niya namamalayan na napakabilis na pala niyang magpatakbo. Ate, dahan-dahan! Panay ang paalala nito sa kanya hanggang sa makarating sila sa Medical City kung saan isinugod si Nathan. Inabutan nila si Tito Vic sa lobby ng hospital. Tila kanina pa siya hinihintay nito. Katrina, thank God you're here already. Sabi nito nang makita siya. Kapuna-puna ang pagkabalisa nito. Lalo na't wala itong tigil sa pabalik-balik na paglakad. Sa isang kamay ay hawak nito ang lighter at sa isang kamay naman ay isang stick ng sigarilyo na hindi pa nasisindihan. Noon lamang niya ito nakita sa ganung ayos. Kapag kasi nababanggit ang pangalang attorney, ay agad na pumapasok sa isip niya ang matikas sa tindig nito at maladambuhalang katawan. Hindi niya kailanman nakitaan ito ng ganung klase ng kahinaan. Maya-maya ay nakuha nitong pumirmi sa isang pwesto. Isinubo nito sa mga labi ang sigarilyong tangan at pilit na sinindihan gamit ang lighter. Pero ayaw nung sumindi. Marahil ay dala pa rin ng kalabit nito ron. Gaya kanina ay hindi naman niya maisuksok ang susi ng kanyang kotse. Kung hindi pa yun inagaw ni Esther para ipasok sa susian, ay hindi pa niya napaandar ang sasakyan. She was fidgety. All of them were. Sinitan ho, Tito. Lakas loob na tanong niya sa nanunuyong lalamunan nang sabihin ang mga salitang yun. Nasa emergency room sila. Sinundan niya ito hanggang sa labas ng emergency room. Nakatayo sa labas ng pinto nito si Tita Luna. Namumugto na ang mga mata nito sa kakaiyak. Nang makita siya ay agad na niyakap siya nito. Sinitan! Katrina! How could this happen? How could this happen to my sons? Garalgal ang tinig nito habang nagsasalita. My sons! Naroon din si Daniel. Ano hong nangyari, tita? Tanong niya. Si Nathan at ang kakambal niyang si Daniel. They were together when the accident happened. A car mishap. May truck na nawala ng preno. Mula sa opposite lane, umuwi dito sa lane nila. The car was a total wreck. Paliwanag pa nito. Ano pong lagay nila? They're both fighting for their lives right now. Tuloy-tuloy sa pag-iyak si Tita Luna. Hindi na rin niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. She feared for her future husband's safety. Sino kaya ang makakaligtas sa dalawa? O may makakaligtas nga ba? Paano na si Katrina? Excuse me. Tawag ni Katrina sa pansin ng salesman na nakatayo malapit sa kanya. Yes ma'am, ano ho yun? Tanong ng lalaki sa kanya. Magandang klase ba tong airpot nyo? Itinuro niya ang pinakamalaking airpot na naroroon. Yes ma'am, maganda po yan. Japanese technology po yan. Mabilis pong makainit ng tubig at saka tipid po sa kuryente compared doon sa mga ibang model. Sabi nito. Talaga ha? May halong pagdududa ang tinig niya. Lalo na nang mamataan niya ang maliit na kulay ginto na sticker malapit sa plug nun, kung saan Made in China ang nakalagay. Akala ko ba Japanese technology? Ipinakita niya rito ang sticker.
Ha? Hindi ho, ma'am. Sa China ho, inassemble, pero Japanese design po yan. Hindi agad na tinag ito. Hindi ba naman madaling lumamig ang lamang tubig niyan? Lalo na kapag hindi nakasaksak? Kasi ako, yun ang experience ko sa mga ganyang klase ng airpot. Mainit lang habang nakasaksak. Kapag hindi na nakakonect sa kuryente, madali nang lumamig. Kung gusto po niyo, ma'am, testingin natin. Sabi naman ang salesman. Pwede ba? Pwede naman ho, sandali lang ho ah. Tumali ko dito para kumuha ng extension cord kung saan maisasaksak ang unit na gusto niyang masubukan. Naisip niyang hinoho na siya nito. Matanda na nga yata siya. She just turned 30 last week. Pinagmasdan niya ng maigi ang papalayong salesman. Sa tansya niya ay kaedad lang to ni Esther. Bibili siya ng regalo para dito kaya siya naroroon. May 4 na taon ang pagitan ng edad nila ng bunsong kapatid. Ikakasal na ito sa darating na Biyernes. Pakiramdam tuloy niya ay tuluyan na siyang napag-iwanan ng biyahe. Ma'am, eto na po. Ipinakita pa ng salesman habang isinasaksak sa extension cord ang plug ng airpot na balak niyang bilhin. Hindi naman siya umimik. Nanatili lamang siyang nanonood sa ginagawa nito. Ayan po ma'am, kapag isinaksak na po siya, automatic po naiilaw tong indicator na may sulat ng boil. Kaya alam niyo po na umaandar tong airpot niyo. Kapag kumulo na po ang tubig, lilipat na po yung ilaw rito sa keep warm. Sinasabayan nito ng paliwanag ang pagde-demonstrate sa kanya. Pero napansin naman niyang hindi umilaw ang mga itinuturo nitong mga indicator. Pwede kaya nating lagyan ng tubig ang loob niyan para malaman ko kung mainit na? Binuksan naman nito ang takip ng airpot. Ayan po ma'am. Itapat niyo po rito ang kamay niyo. Kahit naman po walang tubig, mararamdaman niyo ang init ng airpot. Ginawa naman niya ang sinabi nito. Itinapat niya ang palad sa bukasan ng airpot, pero wala siyang naramdamang init. Wala naman na, reklamo niya. Ho, mainit naman ho ah. Ang palad naman ito ang itinapat doon. Wala, reklamo niya nang hindi talaga yun maramdaman. Ayan po ma'am mo, mainit naman. Inulit nito ang pagdama sa pamamagitan ng palad nito. Nasa ganong akto sila nang sundan niya ng tingin ang kabilang dulo ng extension cord na pinagsaksakan nito sa airpot. Kitang-kita niya na hindi naman pala yun nakasaksak sa kahit anong electrical outlet ng tindahan. Niloloko mo ba ako? Paano nga naman iinit yan eh? Hindi naman pala nakasaksak yung extension cord mo. Singhal niya rito na napakamot na lamang sa ulo ng mabisto niya. Eh ma'am, gusto mo i-report kita sa manager niyo? Huwag naman po ma'am kasi po... Eh ang sabi mo kasi kanina, umiinit na. Paano umiinit? Tapos bubulahin mo pa ako? Kasi pakaramdam ko, dahil ka mo umaandar naman. Litanya niya rito. Hey, if I were you, I'd stop that now. Hayaan mo na siya. It's a mistake, I'm sure. He'll remember not doing. Kung magagalit ka pa dyan ng husto, papangit ka lang. Narinig niyang awat sa kanya ng lalaking nasa likuran niya. Agad na nilingon niya ito. Hi, bati sa kanya ng lalaki. Nginitian pa siya nito. Natigalgal siya sa kinatatayuan nang makita kung sino ito. Nathan? Alam niyang namumutla siya. Kamusta na Katrina? Pinagmasdan niya na maigi ang mukha nito. Napuna niya ang pilat sa may kanang kilay nito. Sanhi yun ang isang maliit na hiwang tinamo nito sa isang aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Nang makita niya ang bakas ng dating sugat nito, ay saka lamang siya nahimasmasan. Daniel, hi, ikaw pala. May bahid ng paghihinayang ang tinig niya. Kumusta ka na? Tanong uli nito. Fine, I guess. Heto, humihinga pa naman. Ikaw, I didn't know na nandito ka pala uli sa Pilipinas. Oo nga, of all places, I didn't expect that I'd find you here. At habang nakikipagtalo ka pa sa salesman... Magilo na sabi nito. You haven't changed a bit. Maloko ka pa rin. Hindi na nga siguro mababago yun. So, any kids? Tanong uli nito. Ha? Ano ka mo? Bata? Wala. Wala pa akong anak. Wala pa kang asawa eh. Parang napahiyang sabi niya. Ikaw? Ano nga yung sinabi ko sa'yo noon? Alin dun? Hindi ko yata matandaan. Hindi ba wala nga akong appeal dun sa mga puti? Nagbalik sa kanyang alaala ng huling pagkikita nila sa isang mall, pati na ang dati niyang isinagot dito.
Guwapo ka naman na. Inulit niya papuring yun. Talaga lang ha? O ikaw lang siguro ang nagsasabi niyan. Oo naman. Kamukha ka nga na mapapangasa. Sinadya niyang putulin ang balak sanang sabihin. Iba na nga pala ang sitwasyon. Marami na nga pala ang nagbago. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso. After all this time, hindi naman talaga niya nakalimutan kung ano ang talagang nangyari. Kung ano ang nawala sa kanya. Hindi na nga niya nagawang umusad pa. She had spent too much time remembering that she had lost all hope of finding a new love. Hayun nga siya at maunahan palang bunso niyang kapatid na makapag-asawa. Ang kapatid naman niyang lalaki na si Edwin ay nakapag-asawa na rin noong nakaraang taon. Ang pagkikita nilang muli ni Daniel ang nagbalik sa kanya ng sakit ng mga sugat na akala niya ay matagal nang naghilom. So, para kanino nga pala yung airpot? Basag ni Daniel sa pananahimik niya. Sa kapatid ko. She's getting married on Friday. I see. So what do you think? Kukunin mo na ba yan? O kung gusto mo, tumingin tayo sa ibang store? You mean, sasamahan mo akong pumili ng regalo? Bakit hindi? I've just finished my part of my shopping. Iniangat nito ang plastic bag na bit-bit nito. So paano, alis na tayo rito? Tara! Sang-ayon niya. Nagulat pa siya nang biglang hawakan nito ang isang kamay niya. Lalo pa siyang nagulat nang hindi man lamang siya tumutol. Hindi niya binawi ang kamay niya mula rito. Magkahawak ang mga yon habang nililibot nila ang kabuuan ng mall. Kailan ka pa bumalik? Tanong niya rito habang tumitingin ang airpot sa pinasukan nilang tindahan. 2 days ago. On vacation or for good? On vacation. Teka, alam na ba ni na Tito Vic at Tita Luna na nandito ka na uli? Oo, nagkaayos na kami, remember? Last December nga, they came to the States and we spent Christmas together. It's nice to be back. Ang tandahan na nating dalawa. Puna niya. 30? Is that old for you? Kung sa bagay, malapit na nga tayong mawala sa kalendaryo. Kung tutusin nga, wala na tayo sa February. By the way, belated happy birthday nga pala. Di ba June 6 ang birthday mo? That was just a week ago. Paano mo nalaman? Hindi naman kasi niya yun nasabi rito kahit kailan. Sina Dad at Mom, madalas ka namin napagkikwentuhan. Until now? Well, hindi naman ganun kadalas, but of course, your name would came up once in a while. Besides, alam ko namang binibisita mo pa rin sila. I appreciate that. Mas kampante ako sa States kapag nababalitaan kong inaalagaan mo mga parents rito. At least I know I can rely on you. Hindi ka na naman iba sa amin. Kukunin ko na to. Itinuro niya rito ang natipuhang unit. Alright, tapos kumain tayo, okay lang ba sa'yo? Tumingin siya sa relong suot niya. May usapan silang magkikita ni Esther. Meeting someone special? Tanong nito. In 1 hour. Boyfriend mo? No, yung kapatid mong ikakasal. I don't have a boyfriend. San ba kayo magkikita? 1 oras pa pala. We can have a quick dinner. Yung tipong lamon ang gagawin natin, hindi kain. Biro niya rito. She was surprised to find herself laughing. Matagal na rin siyang hindi nakakaramdam ng ganun. What happened? Pakiramdam tuloy niya ay ngayon pa lang siya totoong tumatawa. Her first good laugh in years. Bakit hindi? I know just the place. Mas maganda siguro kung i-text mo lang ang kapatid mo na doon na tayo magkita. Malapit lang naman dito. If she hasn't had dinner herself yet, then she could join us. I'm sure magugustuhan niya pagkain. Pangungumbinsin nito sa kanya. Pumayag naman agad siya. Matagal na rin naman silang walang balita sa isa't isa. Taon na rin ang binilang mula nang huli niyang makita ito. Isa pa, nasa loob na rin naman ng mall na yon, ang Via Mare, ang restaurant na itinutukoy nito. Wala siyang maisip na dahilan para tanggihan ang alok na yon. Habang naglalakad papunta sa second floor ng mall, ay nag-text na lamang siya kay Esther. At sa restaurant na yun na rin, ito pinadiretso. Tamang-tama na rin ang dating nila ni Daniel sa restaurant. Iisa na lamang kasi ang bakanteng mesa. Palibhasa, marami talagang parokyano ang restaurant na yun. Lalo na kapag anong oras ng hapunan. What are you having? Tanong ni Daniel kay Katrina nang kapwa na sila makaupo. Ikaw, what would you recommended? You seem to have a better idea about this place. Sabi ni Katrina. Nagda-diet ka ba? Hindi.
Masarap yung beef. Sabi nito, okay din, I'll have that. Sang-ayon niya. Isinulat naman ng waiter na nakatayo sa tabi ng mesa nila ang order niya. I'll have baked fish. Ito yung may mashed potatoes, di ba? Baling ni Daniel sa waiter. Yes, sir. How about dessert? Tumingin sa kanya si Daniel. Hindi naman siya umimik. Agad namang naintindihan nito ang gusto niyang mangyari. Na ito na rin ang order para sa kanya. One chocolate and one crepe tartini. Drink, sir. Iced tea ako, ikaw? Tanong nito sa kanya. Ganun na rin. Sagot niya. Inulit ang waiter ang mga order nila. Will that be all, sir? Yes, that's much it. Sagot ni Daniel. I'm very happy to hear that you're finally spending time with Tito Vic and Tita Luna. Sabi niya rito nang iwan na sila ng waiter. Tango lamang ang sinagot nito. Bakit ka umalis, Daniel? Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang niyang naisip na itanong ang bagay na yon. Tinitigan siya nito. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay mga mata ni Nathan ang naalala niya. Nag-iwas siya ng tingin. Marami akong bagay na hindi matanggap noon. Maraming nangyaring hindi natin pareho gusto. And now you're back. Does that mean you've finally moved on? Siguro. Who's to say? Have you? Tanong din ito sa kanya. Pinakiramdaman niyang nilalaman ang kanyang puso, ngunit wala siyang mahugot na kasagutan mula doon. Doon ka pa rin ba nagtatrabaho? Muling tanong nito sa kanya. Yes, pero na-promote na ako. Well, that's good to hear. Ikaw, how's life with you? Don't you have any plans of settling down? Usisa niya. I wish I could spend more time here, and not just 3 weeks. Kaya lang, hindi ko naman maiwan yung negosyo sa States. As to settling down, how could I do it alone? Sinundan yun ng tawa. Mukhang nagbo-boom na nga yung negosyo mo ah. Talagang big time ka na. Wala ka nang inatupag kundi magpayaman. Katrina, kumusta ka na ba talaga? What have you been doing the past 3 years? Nandito lang ako, hindi naman ako umalis dito. Malungkot na tugon niya. Is that a good thing or a bad thing? Masaya na ako the way I am, Daniel. Alone? Yes, I'm alone. Yes, I'm happy. Ikaw ang pinagtatakhan ko. You're not getting any younger too. Hindi ba dapat meron ka nang ipinapakitang pictures of your wife and kids? Don't tell me wala ka pa rin swerte sa katawan. O baka naman napakapihikan mo lang talaga, kaya hanggang ngayon wala ka pa rin mapili. Ganun ba talaga dapat yun? You just settle for what's there on the table? Isn't it possible to choose someone not because she's the best among your options, but because she is the best? Romantiko ka naman kasi masyado. Things don't always end up with happy ever afters. Don't you still get it? Hindi niya maiwasang maalala ang sinapit nila ni Nathan. I'm in love with someone pero hindi ko sigurado kung tama bang mahalin ko siya. Pagtatapat nito sa kanya. That sounds interesting. Does she know? What's stopping you? She's in love with somebody else. Sigurado ka? Pangungulit niya. Yes. And the way I see it, it seems that she's still in love with the guy. After all that happened. All that happened? Mukhang interesting yan ha. Mind if you give me some more details? Saka na lang. Nginitian siya nito. Sa hindi niya malamang dahilan ay may kakaiba siyang nararamdaman sa ngiting yun. Have you told her? Baka naman kailangan lang ng mga palipadhangin. Hindi pa. Want some piece of advice? Sige, go ahead. Get the girl. Mahilig ka pa rin bang manood ng mga action movies? All the time. Nakangising sagot niya. Have you seen Crouching Tiger, Hidden Dragon? Oo naman, ang ganda ng fight scenes doon. I saw it on the plane. I think it's good. The best! Kapag tungkol talaga sa mga tipo niyang pelikula, ganado siyang makipagkwentuhan. Hindi rin naman kasi mahilig si Esther o kaya ang mga kabarkada niyang babae sa mga pelikulang pulos-sapakan, tadyakan, at kung ano-ano pa, kaya wala siyang napagkwentuhan ng mga napapanood niya. What did you like best about it? Tanong nito. Yung love story between Chow Chu Pat and Michelle? He loves her so much and she loves him back. Pero hindi sila magkaaminan because of her dead boyfriend's memory who happens to be his best friend. Hey, my sister's here and she's early ha. Pakli niya
nang mamataan ni Esther na papasok sa loob ng restaurant. Nilingon din ito ni Daniel. Is that her? Tanong nito nang makita ang babaeng nakatayo malapit sa entrance ng restaurant. Oo. Kinawaya naman niyang kapatid. Nang makita siya nito ay ngumiti ito. Ngunit nang masilayan nito ang itsura ng kasama niya, ay agad na napalitan ng pagkagulat ang ngiti nito. Kuya Nitan? Namumutlang tanong nito nang makalapit sa lamesa nila. No, ano ka ba? This is Daniel, Nathan's twin. Pakilala niya kay Daniel rito. Daniel, this is Esther, our youngest. Inilahad ni Daniel ang kamay nito. How do you do? Nagulat pa si Katrina nang mabungaran niya ang isang bouquet ng straps na nasa ibabaw ng mesa niya. Hindi tuloy siya makapaniwala ang kwarto nga niya ang napasok niya. Muli siyang lumabas at isinara ang pinto. Tinignan niya ang paligid. Yun nga ang pinto ng opisina niya. Inulit niya ang pagbukas ng pinto. Agad na tinignan niya ang ibabaw ng mesa niya. Naroroon pa rin ang mga bulaklak. Hindi mga imahinasyon lang ang mga yun. Nilapitan niya yon at tinignan kung kanino galing. To Katrina, just so you think of me, Daniel. Hindi niya maiwasang mapangiti. Maya-maya ay narinig niya ang boses ng office mate niya na si Mia. Wow, ang sweet naman! Kanino galing? Tanong nito. Naiwan pala niyang nakabukas ang pinto kaya tuloy-tuloy na pumasok ito. Kinuha nito ang mga bulaklak na hawak niya at binasa ang card. Patingin ha! Sabi pa nito habang binabasa yon. Oo, hawak mo na nga, mapapaalam ka pa. Nilakipan niya ng pagkainis ang kanyang tinig. Daniel? Who's he? Kilala ko ba siya? Bali nito sa kanya, sabay abot sa kanya ng mga bulaklak. I don't think so. Taga rito sa office natin? May Daniel ba rito? Sino nga to, Aber? And besides, mukhang this time, naantig yata ang puso mo. Naantig? Akala mo ba hindi kita nakita? Kanina pa ako nandiyan sa tapat ng pintuan, ano? Long enough to see you smelling like crazy. Akala mo naman kung sino'y hay sa pinagbabawal na gamot. Ah, ganun. Kanina ka pa pala nandiyan. Ikaw talaga. But at least natutuwa naman ako. Biruin mo after all this time. Nang makita kita kanina, ang sabi ko sa sarili ko, my best friend is finally back. Finally back? Naguguluhang tanong niya. Kasi naman po, ngayon na lang uli kita nakitang ganyan. I miss that glow in your eyes. Siguro naman ngayon, hindi na ako masyadong mahihirapang paligayahin ka. Teka, parang pangit yun ah. Hindi na ako masyadong mahihirapang patawanin ka na lang. Aba, mahirap yung ginagawa ko ha, para akong payaso. Naubusan na nga ako ng mga punchline ng dahil sa'yo. Sabi nito, ganun naman talaga ito. Hindi matatawaran ang kakulitan nito. Kasabayan niya ito na natanggap sa kumpanyang yun. Pareho sila ng araw at parehong posisyon ang inaplayan nila. Kaya naman mula noon ay hindi na talaga sila mapaghiwalay na dalawa. There was never a dull moment with me around. So, who's the lucky chocolate drink? Usisa nito. Wala to. Just by should have been brother-in-law? Should have been brother-in-law? Parang nahihirapang ulit nito. Tumango siya. You should have been brother-in-law? Ulit pa rin ito. Oo nga. Sandali ha. Let me get this straight. Kung hindi ako nagkakamali, wala naman sigurong iba. Diba? Are you referring to Nathan? Oo, kapatid nga ni Nathan. Nathan from 3 years back? Oo, bakit ba ang kulit mo? Alright, alright. So, this Daniel is the brother of the love of your life. Grabe, ang tagal na nun ha. But I didn't know that... Nathan has a brother. Habang nagsasalita, ay nakatitig pa rin ito sa picture ni Nathan. Na nasa ibabaw ng mesa niya, it had been there for as long as she could remember. At least ngayon alam mo na, and he's not just Nathan's brother. He's his twin. Identical? Sobra. Talaga lang? Wow, don't you think that's weird? Weird ang alin? Naguguluhang tanong niya. Biruin mo, of all people, magkakambal pa ang parehong in love sa'yo. Ha? Sino? Si Daniel? No, he's not. Where did you get that idea in the first place? Come on, eh ano tong flowers na hawak-hawak mo ngayon? Hindi ba sa kanya galing ang mga yan? Paalala nito. He's just being nice. Wake up, girl.
It's not every day that someone would give you flowers just because he's trying to be nice. And besides, bakit sa'yo? Because I'm supposed to be like a family. Hindi ba dapat ihipag na niya ako? Kahit ang sagot niyang yun ay natapos din sa isang tanong. I don't think so. Sa tingin ko lang, malakas ang tama ng Daniel na yan sa'yo. Nagkunwari siyang hindi yun narinig. Hindi na siya umimik. Where was he this past 3 years? Ba't ngayon ko lang yata narinig ang tungkol sa kanya? He's based in the States. Dati pa naman, doon na talaga siya nakapirme. Bumalik siya roon after recovering from the accident. Paliwanag niya. At bakit nandito siya uli? Hindi ko alam, he's probably just visiting. Nandito naman si Tito Vic at Tita Luna. O baka naman may ibang rason. Hirit pa rin ito. Like what? Udyok niya rito. Malay mo, may naiwan siya rito. Mayroon siyang kailangan balikan. Kasabay noon ay tinitigan pa siya nito. Hindi niya napigiling mailang sa ginagawa nito. Ayoko ng ganyan. Saway niya rito. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Itinuloy pa rin ito ang pangangantsaw sa kanya. Kahit batid nitong napipikon na siya. Bakit ba apektado ka? Kung may gusto man sa iyong kapatid ni Nathan o wala, sa tingin ko, hindi mo naman dapat yun iniinda. Unless ano? Unless this Daniel has a place in your heart. Bakit mo nga naman pag-aaksayahan ng panahon ng isang taong walang halaga sa iyo, diba? Ang mga bulaklak, mas tumitingkad, mas bumabango kapag galing sa taong gusto mo. He's just a friend, Maring niyang sabi. Suit yourself. People will believe what they want to believe anyway, sabi nito. So, nakabili ka na ba ng regalo para sa sister mong ikakasal? Nakahinga siya ng maluwag ng ilihis nitong usapan nila. Oo, kagabi. O, anong binili mo? Airpot. Kuripot ka talaga? Eh, yun daw ang gusto niyang regalo. Anong magagawa ko? Sinagot ko na rin yung pagpapagawa ng invitations para dagdag na rin doon sa regalo ko. Buto naman ako kay Ali. Oo nga. Sa kwento mo, mukha namang mabait yung mapapangasawa ng kapatid mo. Sang-ayon ito. Ang akala niya ay tapos na ang usapan tungkol kay Daniel. Pero bigla na namang naisingit yun ni Mia. Eh, kayo ni Mr. Chocolate Drink? Kailan kayo magpapakasal? Tandaan mo lang, bawal ang sukob ha. Mia? Okay, I'm stopping now. Bumungis-ngis ito. You know what's the problem with you, Katrina? Ano? Walang ganang tanong niya. You can't seem to accept that you can be special to someone else other than Nathan. Seryosong sabi nito. Ipinasya niyang huwag ng patulan ang sinabi nitong yun para maputol na roon ang usapan nila. Sa isip na lamang niya sinagot ang sinabi nitong yun. You know, what's the problem with Daniel? He always seems to remind me of Nathan. Muli niyang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Katrina! Narinig niya ang boses ng kanyang ina kasabay ng pagkatok nito sa pinto ng kanyang silid. Iniwan niyang nakatiwangwang ang binabasang libro at tumayo upang pagbuksan nito. Kakain na! Mabuti pa magbihis ka na! Nandiyan na kapatid mo! Agad na abiso nito nang sumilip siya sa pinto. Sige na, isusunod na ho ako. Tumalikod na ito, babalik na raw ito sa kusina para maghain. Naging ugali na kasi sa bahay nila na sabay-sabay maghapunan. Hindi sila nagsisimulang kumain hanggang mayroon pang hindi nakakauwi. Ngayon nga ay silang apat na lang nina Esther at ng mga magulang nila ang nagsasalo-salo. May 5 buwan na mula nang magpasya ang kapatid niyang si Edwin at ang asawa nito na bumukod na ng tirahan. Naisip tuloy niya ang senaryo sa susunod na linggo. Magiging 3 na lamang sila pagkatapos ng kasal ni Esther. Madalas nga ay kinukulit na rin siya ng kanyang ina kung wala na raw ba talaga siyang balak mag-asawa. Alam naman niyang kapakanan lamang niyang iniisip nito. Palibhasa, kung sino pa ang panganay ay siya pa ang walang balita kung kailan lalagay sa tahimik. Katrina anak, alam mo kung ano makakapagpaligaya sa akin ngayon? Tanong ng nanay niya nang minsang abutan siya nito sa loob ng kanyang silid na pinagmamasdan ang nakakodoradong larawan ni Nathan. Ano yun, Nay? Ang makita kong maligaya ka na rin. Nay, maligaya naman ako ah. Katwiran niya. Sigurado akong yun din ang gusto ni Nathan. Pinatay niya ang electric fan at ang ilaw sa kwarto bago siya sumunod sa kusina para tumulong sa paghahanda ng kanilang hapunan. Inabutan niya roon si Esther na umiinom ng tubig.
habang nakatapat sa nakabukas na refrigerator. Ugali na kasi nito ang tumapat sa bukas na refrigerator kapag nanggagaling sa biyahe. Naiinitan daw kasi ito. Kapuna-puna naman ang hindi maipintang mukha nito. Oh, nandiyan ka na pala. Hindi ko yata narinig na dumating ang kotse ni Al. Hindi rin kumahol ang mga aso. Sabi niya rito. Hindi na ako nagpahatid. Nag-commute lang ako. Iniwan ko siya sa Robinson's Galleria. Sagot nito na hindi man lang tumitingin sa kanya. Mukhang may problema mga ito. Akala ko ba dadaanan niyo yung flower arranger para sa Biyernes? Ayoko na. Magpakasal siyang mag-isa. Maktol nito. Ganun naman talaga ito, medyo isip bata. Masarap kasama ito, malambing, pero madali ring mapikon at mag-init ang ulo. Papalit-palit ito ng mood. Natatandaan nga niya na kapag nag-aaway silang dalawa nung mga bata pa sila, ay kinakausap na lamang siya ng kanilang ama. Napagpasensyahan na lamang daw niya ang kapatid. Nagkatipos daw kasi ito noong malit pa, kaya medyo lumuwag ang tornilyo. Nag-aaway na naman kayo? Nasanay na siya na parang aso't pusang relasyon nito at ni Al. Higit siyang magtataka kung lumipas ang isang linggo na wala siyang naririnig na away sa mga ito. Siya kasi ate eh. Waring naghahanap ng kakampi na sabi nito. Tama na yan. Alam ko naman ngayon lang yan. Lilipas din yung tampuhan niyo. Mali mo, maya-maya lang nandito na si Al para amuhin ka. You think? Tila nabuhayan ito ng loob. Saglit na bumakas ang aliwala sa mukha nito. Ano ka ba? Para kang bago ng bago ah. Ano na naman ba kasi ang pinag-aawayan niyo? Paano kasi kanina habang nagkwekwento ko tungkol sa mga arrangements sa kasal namin? Kung saan-saan siya nakatingin? May time nakatingin siya sa display na TV o kaya naman dun sa bagong component. Nakakainis pa ganun eh. Parang walang kagana-ganang kausap. Napapangiti naman siya habang pinakikinggan ito. Tapos ang sabi ko, ano ka ba? Makinig ka naman. Alam mo ang sabi niya? Nakikinig naman ako ah. Nakikinig daw siya pero hindi naman ako matingnan. Feeling ko tuloy ako lang ang excited makasal. Sabi ko tuloy sa kanya, bahala siya sa buhay niya. Tapos nag-walkout na ako. Hindi ka ba niya pinigilan? Pinigilan, pero hindi ako nagpapigil. Hindi ko siya pinansin. Lalo ko lang binilisan ang paglalakad ko. Eh sa cellphone mo, hindi pa ba siya tumatawag? Malay ko, pinatay ko ang cellphone ko. Esther, the two of you should talk. Ikakasal na lamang kayo, ganyan pa kayo. Hindi naman ubra yung palagi na lang kayo magtatalo sa maliit o malaking bagay. Besides, kung nag-aaway man kayo, you should hear each other out. Paano yung makakapagpaliwanag ng side niya kung ayaw mo naman pakinggan? Ultimo cellphone mo nakapatay. At saka pangit ang ganyan. Huwag niyong ugaliin ng matulog sa gabi na may sama kayo ng loob sa isa't isa. Payo niya rito na hindi na natapos sa kakainom ng malamig na tubig. Nagkibit balikat lang ito. Esther, magbihis ka na at kakain na. Sabad ng kanilang ina. Sige ho, Nay. Ibinaba nito ang basong may lamang tubig at binampot ang shoulder bag nito mula sa upo ang malapit sa ref. Papunta na ito sa kwarto na parang may pumaradag sasakyan sa tapat ng bahay. Sinundan niyo ng pagtahol ng mga aso. Oh, baka yan na ang groom mo, sabi niya sa kapatid. May dumating yata, teka, titingnan ko lang kung sino. Sabi naman ang kanilang ina. Daglang nagpunas ito ng mga kamay. Wag nanay, ako na lang ho. Sabi ni Esther. Halata namang gustong gusto na nitong makita ang nobyo. Nagkatinginan silang mag-ina nang maiwan sila roon. Sabay pa silang natawa sa inasal ni Esther. Pareho pa pala sila nang naiisip. Ilang minuto lang ay narinig niyang may kausap si Esther. Pero hindi naman niya masyadong marinig ang boses nito dahil patuloy pa rin sa pagkahol ang mga aso. Ilang segundo pa ay narinig nilang bumukas ang screen door. Huminto na rin ang kahol ng mga aso. Good evening, iho. Upo ka. Narinig niya ang malaking boses ng kanilang ama. Nasa sala ito at nanonood ng TV. Ate! Tawag ni Esther sa kanya. Muntik pa silang magkabunggo ang magkapatid. Halatang dismayado ito. Bakit? Nagtatakang tanong niya. May bisita ka. Kumunot ang kanyang noo. Bisita? Siya? Wala siyang inaasahang dadalaw sa kanya ng mga sandaling yun. Hindi naman magtsatsaga si Mia na bumiyahe pa mula sa Bikutan hanggang Pasig para lang dumalaw nang wala namang okasyon.
isa pa sa tansya niya, malamang nakadarating pa lamang nun sa bahay ng mga ito mula sa opisina nila. Sino? Si Nathan. Bulong ni Esther. Ha? Si Daniel pala. Si tatay. Nag-aalala siya sa magiging reaksyon ng kanilang ama. Nandun sa sala, parang nakakita ng multo. Mabuti na lang at naabisuhan ko kaagad. Kung hindi, baka inatake na sa puso. Nakangiting sagot ni Esther. Ikaw naman kasi. Alam namin may kapatid pa si Nita na kasama niyang naaksidente. Pero hindi mo naman nabanggit na kakambal pala niya ito. At identical twin pa. Lahat tuloy ng tao rito nabubulabog kapag nakikita si Daniel. Puntahan mo na yung bisita mo. I'm sure hindi yung madadaldal ni tatay. Takot lang nun. Tumawa ito pagkasabi nun. Sino ba yung dumating? Usisa ng kanilang ina na kanina pa rin nakikinig. Si Daniel ho, yung kakambal ni Nathan. Nathan? Nagisip ito. Si Nathan ni ate nay, sabi ni Esther. Hindi nga, mayroon ba? Tila hindi ito makapaniwala. Nagmamadaling lumabas ito ng kusina. Humahangos na bumalik ito, pagkaraan lang ng ilang sandali. Sandali, magtitimpla ako ng juice. Parang wala sa sariling banggit nito. Nagkatawanan uli sila ni Esther. Ate, sweeting. Sabi nito nang matigil sila sa pagtawa. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Nag-alangan siya. Pero, go on, udyok nito. Sinuklay niya ng mga daliri ang buhok upang ayusin yun. Hinila-hila pa niya ang laylayan ng kanyang suot na t-shirt para magmukha yung naplansya. Maganda na ba ako? Maging siya ay nagulat sa sinabi. Bakit nga ba niya kailangan maging maganda sa harap ni Daniel? Si Katrina na nga kaya ang tinutukoy ni Daniel na kanyang minamahal? Panggapin naman kaya ni Katrina ang alok ni Daniel? You may now kiss the bride. Wika ng pari na nagkakasal kina Esther at Al. Sa wakas ay natuloy rin ang kasal ng kapatid ni Katrina. Kahit siya ay nakahinga ng maluwag pagkatapos ng pagpapalitan ng mga ito ng I do. Pinanood niya pagtatagpo ng mga labi ng dalawa. Hindi niya napigilan sa paggala ang kanyang isipan. Pilit na ipinapalit nun ang hitsura nila ni Nathan sa ganung posisyon. She had wanted so much to get married to the man she loved. Nang marinig niya ang masigabong palakpakan at kantsyawan ng mga dumalo sa kasal, ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Yun ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nag-iwan yun ang inggit sa kanyang panlasa. Mabuti pa ang kapatid niya. Lumagay na sa tahimik. Tiyak niya na mahal ito ni Al. Sa eksenang yun ay walang mag-iisip na ilang gabi lang ang nakararaan ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga ito. It was one of those picture-perfect moments. Iginala niya ang tingin sa paligid. Everything was exactly like she imagined it. Or to put things more appropriately, planned. Siya na ang tumayong parang wedding planner ni na Esther. From the place, the food, the flowers and the invitations. Siya rin ang nagsuggest sa kapatid na sa Villa de Oro na magpakasal ang mga ito. Isang rest house yon sa Tagaytay na akmang-akma para sa mga ganong okasyon. Alam naman kasi niyang pareho sila na garden wedding ang pinapangarap na kasal. She had known the place from way back. Doon din kasi sila magpapakasal sana ni Nathan. Kung hindi lamang nangyari ang aksidente. Naramdaman niyang dampi ng malamig na hangin sa kanyang braso. It was that familiar Tagaytay wind. Kabisadong kabisado na nga niya ang lugar na yon. Siya na rin na nagpayo sa kapatid na sa tapat na lamang ng chapel ipwesto ang altar. Total naman ay elevated yon. Kung sa loob pa kasi ng chapel ay magiging crowded na ang lugar dahil sa dami ng mga kamag-anak at mga well-wishers. Ang mga mesa at upuan naman para sa reception ay ipinesto niya malapit sa fish pond. Mas maliwalas kasi roon at higit na kaaya-ayang tingnan ng fish pond kapag binuksan ang mga ilaw roon, lalo na at palubog na ang araw. Mayat mayang naririnig niya ang salitang congratulations habang walang tigil sa pakikipagkamay sa mga bisita ang mag-asawa. Sa isang banda ay natutuwa siya para sa kapatid, pero sa isang sulok ng puso niya ay nakakaramdam siya ng kirot. May isang bahagi na paulit-ulit na nagsasabing, "That should have been me."
that should have been us. Katrina, you look stunning tonight. Nabigla pa siya nang marinig ang papuring yun. Nilingon niya ang lalaki. Si Daniel yun. What are you doing here? Nagtatakang tanong niya. I'm a guest. Nakangiting sagot nito. Yes, I can see that pero... Hey, Kuya Daniel! I'm glad you could make it. Akala ko hindi ka nasisipot. Agad na salo ni Esther nang makita sila ni Daniel na nag-uusap. Iyo. Pilit na hinahanapan niya ng sagot ang kapatid. Kuya Daniel, mind if you excuse me and my maid of honor? Paalam ni Daniel. Nung tumango si Daniel ay agad naman siyang hinila ni Esther papunta sa likuran ng chapel. What are you doing? Where are you going? Sunod-sunod na tanong niya habang patuloy sila sa paglalakad. Huminto lamang sila nang marating ang gilid ng swimming pool. Lumingali nga pa ito na parabang sinisiguro nito na silang dalawa lang ang tao roon. You invited him? Tanong niya. Yes, you didn't tell me. May halong pagkainis na sabi niya. Sorry, but what's the big deal? Nagkibit balikat na sabi nito. What were you thinking? Maging siya ay hindi maintindihan kung bakit ganun na lamang ang asal niya. Honestly, ate. Yes, honestly what? I'm thinking you two would make a perfect pair. Kami ni Daniel? Is this some kind of a joke? Bakit hindi? Sabihin mo nga sa akin? Hindi naman niya mahanapan ang sagot yun. Come on, ate. I've seen you look at him. I've seen you laugh around him nung bisitahin ka niya sa bahay. I've seen you smile like I never thought you could smile. Siya lang ang nakagawa nun sa'yo. Now tell me. Mali ba ako in thinking that you two should be more than friends? Hindi ko alam, Esther. Maybe it isn't him at all. Maybe it's Nathan. Ibinaling niya ang titig sa pool. Is it really? Tuwing titingnan ko siya, si Nathan ang nakikita ko. Tuwing magsasalita siya, si Nathan ang naririnig ko. Tuwing isipin ko siya, si Nathan ang naaalala ko. Hindi ko alam, Esther. Ayoko magkamali. He's a wonderful person and I don't want to be unfair to him. I think he loves you, ate. Well, at least he treats you like you're someone special. Marami akong kaibigan mga lalaki. Believe me, when I tell you na hindi lang pakikipagkaibigan ang sadya sa'yo ni Daniel. Pero paano? Ate, kapag iiwasan mo siya dahil sabi mo you don't want to be unfair to him, isn't that being unfair to him already? Naguguluhan ako, Esther. Ikaw na rin ang nagsabi kanina, ate. Pumikhim ito. Maybe right? Esther, nandyan ka lang pala. Napalingon sila sa kanilang ina. Kanina ka pa hinahanap ng asawa mo. Ano ba yung pinag-uusapan yung magkapatid at iniwan mo si Al mag-isa roon? Tulungan mo na siyang mag-estima sa mga bisita. Bagli namang tumalima si Esther. Naiwan siyang nakatayong mag-isa sa tabi ng swimming pool. Maybe. Mahinang ulit niya sa kanyang sarili. May ilang minuto rin siyang nananatili sa ganung ayos. Care for a swim? Tanong ni Daniel. Naabutan siya nito na nakatingin sa kawalan. Ha? Hindi pwede, malamig. Pabiru ding sagot niya. Pilit nilang kapan ng sigla ang tinig. Bakit ka ba nandito? You should be out there, having fun with the rest of the guests. May iniisip lang ako. Huwag mong isipin yun, mahal ka nun. Ikaw ang iniisip ko. I can't blame you. Maganda nga rito sa napili mong spot. This is actually my favorite spot too. Noong una ko lang makita ang lugar na to. Saan nito habang pinagmamasda ng paligid nila? You've been here before? Another function? No, isinama ako rito ni Nathan dati. He showed me around. Tinanong niya ako kung ano ang opinion ko sa lugar na to. He did? Sabi ko sa kanya, it's marvelous. Tinanong ko naman siya kung bakit. Sabi niya, because this is where he would marry the woman he loves. Si Nathan na naman. Kung hindi siya makakaalala kay Nathan, si Daniel naman ang magbabanggit dito. She knew this was because Nathan was special to both of them. Pero hanggang kailan ba dapat naroroon si Nathan? Maybe we should join them. Sabi niya nang marinig na nagsimula ng tumugtog ang banda na inupahan nila para sa reception. It was a 5-piece band na puro acoustic instrument ang gamit. Tulad ng ibang detalye ng kasal, siya rin ang nakaisip nun.
Pagbalik nila sa garden ay kumakain na ang mga bisita. Alam naman niyang bukod sa pamilya niya ay wala nang ibang kakilala roon si Daniel. Kaya hindi na rin niya iniwan ito. Nagsolo sila sa isang bakanteng mesa. Sadyang makwento ito at mahilig magbiro. It was one of the traits she liked about him. There was never a dull moment with him. Isa pa, hindi naman matawaran ang kagwapuhan nito. Madalas nga ay nahuhuli niyang nakatingin dito ang mga dalagang nasa kabilang mesa, habang abala ito sa pagkikwento sa kanya. He seemed oblivious to the attention he was getting. Pakiramdam yata nito ay ang pangit nito. Napapangiti na lamang siya kapag nahuhuli ang mga babaeng nakatingin dito. What? Wala pa yung punchline. Sabi nito nang mapansin ang pilyang ngiti niya. Ha? Oh, nothing. You know why I can't believe you? Nang sabihin mong si Stephanie ang naiwan mo sa States? Bakit? They're looking at you. You're a woman magnet. Lilingon sana ito sa mesang tinutukoy niya pero sinaway niya ito. Don't look, mahahalata nila tayo. Maybe they're looking at you instead. Why would they? Because you're beautiful. The most beautiful woman in the Philippines. You're forgetting. Sinabayan pa nito yun ng isang matamis na ngiti na lalo namang nagpabilis ang tibok ng puso niya. Those words, how could she forget? Yun din ang papuring binitawan ni Nathan sa kanya. Correction, the most beautiful woman in the world daw. Inulit niya ang mismong pagtutuwid ng kapatid nito dati. Si Stephanie, naalala mo pa pala siya? Oo naman. Nice name for a dog, right? Parang sinasampid, ampon, sabit extra at singhit. And sino nga yung bago niyong aso? Yung kakikilala ko lang nung isang gabi? Si Kit. Apo na yun ni Sampid. Sagot niya. Wow, Kit, improving. At least naiba na ang tema ng pangalan niya. Ganun pa rin. Kit, from the term salingkit. Nagkatawanan sila. Aminin man niya sa sarili o hindi, she knew she was enjoying his company. She wanted to be with him. Kanina nang magkita sila sa simbahan, she was surprised to see him. She did not expect Esther to invite him. But deep in the recesses of her soul, she was hoping he would be there. And she was glad he came. Naging metikuloso kasi siya pagdating sa bawat detalye ng kasal na kapatid niya. Every nook and cranny. Pati ang menu para sa reception ay handpicked din niya. Lahat naman ng nagsidalo sa kasal ay hindi napigilan ang ma-impress. Lalo na nang matikman ang inihaing pagkain. Kabilang na roon ang chicken, pork piccata at seafood medley in chili garlic sauce. Yun ang mga paboritong putahin ni Nathan. Patuloy ang magiliw na pagkikwentuhan nila ni Daniel habang isineserve ang dinner. Noon niya napansin na tulad din pala ito ng kapatid nito pagdating sa hilig na pagkain. Habang kumakain nito ay nananakawan niya ito ng tingin. She realized that the woman at the other table had all the reasons to ogle him. Napakagwapo nga ni Daniel. He bested even the night's groom. Lalo namang nag-enjoy ang mga taong naroroon nang mapakinggan ang mga acoustic renditions ng samot-saring love songs ng five-piece band na naroroon. Kung hindi nga lang ba yon kasal ng kapatid niya, she might even consider it the best dinner date she had ever been to. Nagsimula nang mapuno ng mga sumasayaw na pareha ang lawn. Pinangunahan yun ang mga bagong kasal. They look lovely together. Sabi ni Daniel habang nakamasid kina Esther at Al na nasa bisig ng isa't isa. You should see them fight. Nakatawa namang sabi niya. Really? Pero parte naman talaga yun ang isang relasyon, di ba? I guess you could say that. Every relationship is like here. It has its good and bad days. Sabi nito. Nice analogy. Would you like to dance? Tanong nito. Ako? Oh, ikaw. Tayo, bakit? Don't tell me you don't know how. Don't know how? That sweet music? Meron bang hindi marunong nun? Show me. Tumayo ito at lumapit sa kinaupuan niya. Inilahad nito ang kamay. Wala naman siyang makitang mali sa imbitasyon na yun. How could something that felt so good be so wrong? Pinaunlakan niya ito. Naramdaman niyang lumapat sa kanyang baywang ang mga kamay nito. Ipinatong naman niya sa magkabilang balikat nito ang kanyang mga kamay. Kapwa sila sumayaw sa saliw ng tugtog. It's not the flowers wrapped in the fancy paper.
It's not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world I need when I have you here beside me. Here beside me. Iyon ang theme song ni Esther at Al na siyang tinutugtog ng banda ng mga sandaling yun. Katrina. Narinig niya ang bulong ni Daniel. Tinitigan niya ito. Pakiramdam niya ay nanlamig ang mga kamay niya. She was having that all too familiar feeling of having the jitters when being around a first crush. Nagtama ang kanilang mga mata at sa pagkakataong yun ay hindi siya umiwas. Pinagmasdan niya ng mabuti ang mukhang kay tagal na niyang minahal. Ang mukha ng dating pag-ibig niya at ng lalaking ngayon ay gumagambala sa kanyang puso. It's amazing what you've done for your little sister's wedding. Salamat, tipid niyang sabi. You should be a wedding planner instead of a systems analyst. Biro nito. You think? Nangingiting pagsakay niya sa biro nito. Ikaw, wala ka bang plano na lumagay sa tahimik? You can get married without a groom. So, bakit hindi ka maghanap? I'm not yet that desperate. Sinaitan pa rin ba ang laman ng puso mo? Alin? Ang sabi ko kung si, yeah, I heard you the first time. I just didn't expect that to come up. Magiging ipokrita ako kung sasabihin kong nakalimutan ko na siya. He was to me what love was. But he's not coming back, Katrina. And I'm sure he would love to see you smiling again. Paalala nito sa kanya. Masaya naman ako ah. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa lahat ng tao that I'm alright? That I'm happy. Para maniwala kayo lahat. Exasperated na sagot niya. It isn't how many times you say it, Katrina, but how can you convince us? How can you convince me? Kung mismo ikaw, hindi naniniwala sa sinasabi mo. You can't even look at me straight in the eye. Kapag sinasabi mong masaya ka. Let's stop this, Daniel. Pakiusap niya. Sinabi sa akin ni Nathan na kung sakaling may mangyari mang masama sa kanya, I should take care of you. Sabi nito. He said that? Naramdaman niya ang pamamasa ng kanyang mga mata. The mere mention of Nathan's name seemed to bring back a wave of memories and the pain she thought she had successfully swept under the rug. All the time. Sa tuwing napagkwekwentuhan ka namin, palagi ko nga siyang sinasaway. Ang sabi ko, oo na, ang kulit-kulit niya kasi. Para nang sirang plaka. Besides, what would make him say that in the first place? Tinanong ko tuloy siya kung may sakit siya. Sabi ko sa kanya, ayoko ng ganun biro. That nothing bad is going to happen to anybody, especially to him. He was in the prime of his life. Hindi niya nakuhang umimik. I was wrong. Mayroon bang alam si Nathan na hindi ko alam? Sabi nito. May tono yun ang paninisi sa sarili. Daniel. Ngunit nang marinig niyang nagsimula ang susunod na awitin, ay hindi na niya nagawang ituloy ang sasabihin. Yun ang kanta nila ni Nathan. Sadya yatang mapanukso ang tadhana at ngayon pa niya muling narinig ang kantang yun. What will it take you to fall in love again, Katrina? Tanong ni Daniel habang nagsasayaw sila. I'm tired, Daniel. Siguro dahil na rin sa kakaasikaso sa kasal na to. Can we sit down? Ayaw niyang sumayaw sa kantang yun, lalo lamang siyang naguguluhan. Si Daniel nga ang kasayaw niya ngayon. But was she really falling for this guy? Or was she simply seeing Nathan in him? She decided to fake tiredness. Wala namang nagawa si Daniel kundi ihatid siya pabalik sa kanyang upuan. How do you know you're in love with a person? Seryosong tanong ni Katrina kay Mia habang papasok sila sa Moraita. Tama pa yung naririnig ko? Para kang hindi pa nai-inlove sa buong buhay mo ah. Ano ka ba, Kinder? Tila namang nasusuyang sagot nito. Hindi sa ganun, kaya lang. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag dito. Kaya lang ano, si Daniel ba yan? Yung chocolate boylet mo? Hindi siya sumagot. Nakuha naman agad nito ang ibig sabihin ng pagtahimik niyang yun. Well, you seem to be in a mess, alright? Parang ginugulo nga ng lalaking yun ang buhay mo. Ano, bubuhay na natin? Biro nito na sinamahan pa ng pagsuntok-suntok sa hangin. Ano ka ba? I'm serious. Alright, alright. I don't see anything wrong. If you're falling in love with this guy, sa totoo lang kung wala lang akong asawa, ako na mismo ang papatol dyan sa Daniel na yan. Hindi ba sabi mo identical twin niya ng lalaking nasa picture sa ibabaw ng mesa mo sa opisina?
E di ibig sabihin, gwapo rin yan. Mukha namang matino. Hindi naman yata... masamang tao? It's not that. Kaya lang minsan naiisip ko, am I really falling for him? Or am I just attracted to him? Because he reminds me so much of his brother. Na baka naman hindi talaga siyang mahal ko, kundi ang memory ng kapatid niya. Paliwanag niya rito tungkol sa tunay na nararamdaman niya. Naniloloko mo lang ang sarili mo? Nakakunot ang noong tanong nito. Parang, and what worse? I might end up cheating him as well. Sinabayan nito yun ng paghimas sa baba. Napangiti tuloy siya nang wala sa oras. She couldn't get over her friend's weird mannerism. Itigil mo nga yan. Para kang si Ace. Huwag mo kong sisimulan, Katrina. Baka samain ka. Mas madali akong nakakapag-isip kapag hinihimas ko tong baba ko eh. Dahilan nito. Bakit? Para bang magic lamp yan? Baka sa kakahimas mo dyan, may lumabas sa genie. Nagkatawanan silang dalawa. Alam mo, mahirap nga yung problema mo, pero siguro mas maganda kung pag-uusapan natin yan na busog na tayo. Sabi nito, pagkasalampak nito sa upuan, umupo na rin siya. Nang iabot sa kanila ng waiter ang tigisang kopya ng menu, ay hindi na muna niya ito tiningnan. Nakapako ang atensyon niya sa pagkakadisenyo ng paboritong kainan ni Mia. Pakiramdam niya ay nasa ibang lugar siya at wala sa Maynila. Palibhasa, nakaka-overwhelm talaga ang African decorations na nakapalibot sa buong establishment. Pati ang mga upuan nila ay puno ng mga tribal na disenyo. Sure kang mura lang dito? Pabulong na tanong niya sa kaibigan. Ano ka ba? Umiral na naman yung pagkakuripot mo. Don't worry, ako ang taya ngayon. Sus, minsan na lang naman tayo lumalabas ng ganito. Besides, ako naman lagi ang taya. Basta, sagot mo na lang ang kwento. Interesado ako dyan sa Daniel mo eh. Sagot nito na sumilip muna sa kopya ng menu na nakatakip sa mukha nito. I'll have the matoke. Maya-maya ay bali nito sa waiter. Itinuon naman niya ang mga mata sa menu. Ako yung grilled lapu-lapu na lang. And then, I'll have the citrus salad. Ano nga palang dessert of the day? Tanong ni Mia sa waiter. Chocolate cake, ma'am. Sige, we'll have that one too. Your drinks, ma'am? Tumingin sa kanya si Mia. Tea, sabi niya. Tea na rin. Anything else, ma'am? Tanong ng waiter. Nagkatingin na naman silang magkaibigan. That would be all. Kapag kuwan ay sabi ni Mia. So, what about him? Tanong ni Mia nang makalis ng waiter. Alam niyang si Daniel ang tinutukoy nito. Yun nga, going back to what I was saying. How do you know you're in love with someone already? More importantly, do you think he's in love with you? Isa pa yun. He's nice to me at all. He sends me flowers. Drops by the house for idle chit-chat. Pero siya na rin mismo nagsabing during Esther's wedding that Nathan was repeatedly told him to take care of me if in case, alam mo na. Hindi ko tuloy malaman if he likes me or he's just being nice because of the promises he's supposed to fulfill. Well, ewan ko ha. To a lot of people, falling in love can be different from the way you do. Sa akin, alam kong nahihibang na ako sa isang lalaki kapag maya't maya gusto ko siyang makita. Yung gusto ko siyang kasama palagi, pati mga pinaka-corny na joke niya, tinatawanan ko. Tapos kapag nako-conscious na ako ng gusto sa sarili, then that's a bad sign. I mean, kilala mo naman ako, hindi ako maartis sa katawan. Ang gaslaw ko nga eh. Tumangot-tango siya habang pinapakinggan ito. But when you begin to worry about how you'd look in front of a particular person, when you're not really worried about what other people would say, kundi yung sasabihin lang niya tungkol sa itsura mo ang importante, then I guess malaki na nga ang tama mo rin sa lalaking yun. Parang may mali eh. Baka naman it's all in your head? What could possibly be wrong? Doon naman sa isa pang tanong kung mahal ka ba niya o hindi, well, bakit hindi mo siya tanungin? Ha? Okay ka lang? Siya tatanungin ko? Tanong niya. Why not? Anong why not? Don't you think that's being presumptuous? Kaysa naman ganyang hindi ka mapakali, na para kang nagpipigil ng ihi. Tumatawang puna nito. I don't know. Of course, there are a lot of ways to milk a cow. Anong ibig mong sabihin? You don't have to ask a straightforward question. Pero kung ako ikaw, matagal ko nang dinerecho. Sasabihin ko sa kanya, ano ba talaga ha kuya? May pagnanasa ka ba sa akin o wala?
Tumatawa na naman ito, pati tuloy ang mga customer na nasa ibang mesa ay napatingin sa kanya. You're crazy. I probably am, but I'm happy, you're not. Sabi nga nila, happiness is a way of being wise. Ewan ko sa'yo. You can ask him subtly, of course. Halimbawa, Daniel, what are you doing? Ano ba ako sa'yo? O kaya naman, why are you so being nice to me? Paano kapag sinabi niyang wala lang? Eh di wala lang. Ganun? Sabi niya wala lang eh, ganun talaga yun. Men are weird creatures. Ask them something straight, and they will tell you a straight answer. Bihira naman sa mga lalaki nagsasabi ng taliwas sa totoong nasa sa loob nila. So, alien, diba? So, unlike us, at least tayo, I think, with better poker players. Mas magaling mag-bluff ang mga babae. What makes you say that? Nakakunot ang noong tanong niya. Well, just last night, I lied to my husband when I told him it was great. What was? It. Natawa siya sa kapilihan nito. Hindi man lang ba siya nagduda? Not a chance. I said it to him in between pops. Yung tipong hinahabol-habol ko pa kunwari ang hininga ko. You're so bad. Sabay uli silang nagtawanan. Naudlot lang yon nang bumalik na ang waiter. Dala ang mga in-order nila. Nang mailapag lahat ng yon sa mesa, ay muli silang naiwan ito. Hindi naman niya napigil ang curiosity nang makita ang putahing in-order ni Mia. Ano yan? Tanong niya habang tinitingnan yun. Matoke. Anong lasa niyan? Wala. Para ding kaldereta. Only better. Tikman mo. No thanks. Tanggi niya. Kumuha naman si Mia ng sauce noon at sumubo. Oh my God! Bakit? What's wrong? Naaalarmang tanong niya. Are you sure dalawa lang sila? Sino? Nalilitong tanong niya. Si Nathan at si Daniel. Oo, bakit? Hindi ba sila triplets? Tanong uli nito. Hindi nga, why? Cause if they are not triplets, then that must be him. Ngumuso ito sa bandang likuran niya. Nilingon niya ang gawi ng pinto. Si Daniel nga ang nakita nito na pumasok sa restaurant. Pagkakita pa lang dito ay bigla na lamang ang pagdagundong ng puso niya. As if they hasn't seen each other in the long time. Samantalang kasama lamang niya to nang nakaraang gabi nang ikasal ang kapatid niya. Nakatayo lamang doon si Daniel, iginagalang paningin sa loob ng restaurant, tila naghahanap ng bakanteng lamesa. Lumapit naman agad dito ang isang waiter. Malamang para tanungin kung ilang tao ang kasama nito. Naisip naman niyang imbitahin na lamang ito na sumama sa kanila ni Mia. Total naman ay dadalawa lamang sila sa apatang mesa na yon. Kumaway siya rito para madali siyang makita nito. Ngumiti naman si Daniel nang mamataan sila. Lumapit ito sa kanilang mesa. Oo nga, gwapo nga siya. Katrina, wala na akong pakialam kung mahal mo siya o hindi. Basta ako, mahal ko na siya. Biro ni Mia habang papalapit sa kanila si Daniel. Lumipat na ito ng upuan sa tabi niya. Huwag ka nang makulit. Pasimpleng saway niya rito. Behave, okay? Alright, I'll behave. Pabulong namang sabi nito. Sa ilalim naman ng mesa nila ay kinurot pa siya nito sa tagiliran. Aray, masakit ha? Sabi niya sa pagitan ng pangiti kay Daniel. Hindi nga mabura-bura ang ngiting yun sa mga labi niya. Hi, I didn't expect to see you here. Madalas ba kayo rito? Tanong ni Daniel nang matuluyang makalapit sa kanila. Ah, yeah. Paborito naming hangout to eh. Paborito ko. Bulong ni Mia sa kanya. Si Mia nga pala, best friend and office mate ko. Pakilala niya sa kasama. Mia, this is Daniel. My... Hindi niya alam kung paano ang gagawing introduction dito. Her friend, how do you do? Si Daniel na mismo ang tumapos sa pagpapakilala niya. Nagkamay ang dalawa. I'm fine. We're doing fine. Sagot ni Mia na hindi man lamang inaalis ang titig kay Daniel. Kumurap ka naman. Piping pakiusap niya sa kaibigan. Kasi simula pa lang namin, why don't you join us? Wala na yatang bakante. Sabi niya kay Daniel. Oo nga eh. But we wouldn't want to be a bother. Dahilan nito. We. May kasama rin kasi ako, so baka makagulo lang kami sa inyo. Thanks for the offer anyway. A relative? Tanong niya. A friend. Casual na sagot nito. But I insist.
Yes, she insists. Sang-ayon ni Mia sa kanya. Pero, pila nag-alanga naman si Daniel. Paano, lilipat pa kayo ng restaurant or you'll wait to be seated? Sumabay na kayo sa amin. Nasaan ba yung kasama mo? Nag-CR yata. She came in ahead of me. She. Nagkatinginan pa sila ni Mia nang marinig yun. Katrina, sigurado kang okay lang? Tanong ni Daniel. Oo, why not? Nasaan na ba yun? Tanong nito habang lumingalinga. Ganon din ang ginawa nila ni Mia. Kapwa nila gustong makita ang babaeng kasama ni Daniel. Kakaibang klase naman ang kutob ang nararamdaman niya. She was beginning to feel that the idea of asking Daniel to join them for dinner was a big mistake. Na hindi niya magugustuhan ang kalalabasan ng gabing yun. Nakatutok naman ang mga mata ni Mia sa may pinto ng CR ng mga babae. Ano mang sandali ay pwedeng iluwanon ang kasama ni Daniel. Lumabas doon ang isang babae. Halos kasing tangkad din niya ito. Pero mistisa at makinis ang balat nito. Maganda, hindi malayo mapagkamalang isang artista o kaya ay isang fashion model. May kakapalan nga itong mag-makeup at sa unang tingin pa lang ay parang mataray na. There she is, sabi ni Daniel nang mamata ng babae. Sis, ang ganda, bulong ni Mia na lalo lamang niyang ikinainis. Huwag ka na maingay, saway niya rito. Ano sis, bugbugin ko na. Kaya ko yan. Ayaw namang magpaawat ni Mia. Lee, my friend, Katrina, and her best friend Mia. They've asked us to join them for dinner. Wala na kasing bakanteng mesa. Paliwanag ni Daniel rito nang makalapit ito sa mesa nila. Hi! Bati niya. Pilit ng nginitian ang kasama ni Daniel. Binati rin ito ni Mia. This is Lee, a longtime friend of mine. Baling ni Daniel sa kanila ni Mia. Ngumiti sa kanila si Lee. Lee? Narinig na niya pangalang yun pero hindi niya matandaan kung saan. Naputol naman ang pag-iisip niya nang tumayo si Mia at lumipat ng upo sa tabi niya. Umupo naman si Daniel sa dating upuan ni Mia at si Lee sa tabi nito. Kaya naman sila ni Daniel ang magkaharap at si Mia naman ang katapat ni Lee. Matagal na kayong magkakilala ka mo? Usisa ni Mia kina Lee at Daniel. Oo, siguro. Mga ilang taon pa lang ba tayo nun? Paling ni Daniel kay Lee. Nasa elementary pa kami. Hanggang sa mag-high school. Pero ngayon na lang uli kami nagkita. Paliwanag ni Lee. No, you've got to be kidding me. Are you the one? The one Nita told me about? The one Daniel loved? The reason why he left for the States? Pakiramdam niya ay mistula siyang binuhusan ng isang balding malamig na tubig sa narinig. Hindi na niya nagawang sumali sa usapan. Lalo na nang mapansin niyang napapasarap ang kwentuhan nito at ni Daniel. Kaya naman kahit anong sarap na mga in-order nilang pagkain, ay mapait sa panlasa niya ang mga yun. Okay ka lang? Palihim na tanong ni Mia sa kanya. Okay lang. Panay ang kwento ni Daniel nang kapwa nila na mapansin ni Lee ang dumi sa pisngi nito. You've got something on your cheek, sabi niya rito. Ha? Saan? Tanong ni Daniel. Agad namang kinuha niya ang table napkin upang pahirin ang pisngi nito. Ngunit naunahan siya ni Lee. Katulad din ng balak niya ang ginawa nito. Agad namang binawi niya ang kamay niyang may hawak ng napkin upang hindi na yung mapansin ni Daniel. Baka kasi lalo pa siyang mapahiya. Ilang subo lang ang nakain niya. Hindi na nga niya magawang ubusin ang pagkain sa plato niya. Nilaro na lamang niya yon ng kanilang tinidor. Hindi naman yun nakaligtas kay Mia. Oh my God, I nearly forgot. Hindi ba dapat magkikita pa kayo ni na Ponciano tonight? Biglang tanong nito sa kanya. Ponciano? Wala naman siyang kilalang Ponciano. Pero sinakyan na lang niya ang sinabi nito. Oo nga naku, baka magalit na naman sa atin yun. Agad naman niyang tinawag ang waiter at hiningi ang bill nila ni Mia. Ako na, sabi ni Daniel. Ako na, sabi ni Mia. Anyway, naka-order na naman kami before you ordered. Besides, nakakahiya naman yun. Ngayon lang tayo nagkakilala at saka ipinangako ko kay Katrina na this is supposed to be my treat. Iniabot na nito sa waiter ang credit card nito. Oo nga, sang-ayon naman niya. Ponciano? Nagtatakang ulit ni Daniel sa pangalang binanggit ni Mia. Yung office mate din namin na suitor niya, sagot ni Mia.
Nakalimutan ko nga na ako nga palang dapat na maging tulay nila. Kaya nga kami lumabas. I was trying to convince my best friend here that Posiana's a good catch. Alam niyang inimbento lang nito ang mga sinasabi nito. Is that it? Tanong ni Daniel sa kanya. Yeah, it's pretty much it. Sige, we should be going now. Anyway, it's nice to have met you, Lee, right? Sabi niya sa kasama ni Daniel. Ngiti lang ang sinagot nito sa kanya. Papalapit pa lang ang waiter sa mesa nila ay tumayo na si Mia at sinalubong ito. Agad na kinuha nito ang credit card at ang resibo ng kinain nila. Agad namang sumunod siya rito. Nang malapit na sila sa pinto ay sinubukan niyang lingunin sina Lee at Daniel. Ngunit agad din niyang ibinaling ang ulo pabalik nang makitang nakasunod sa kanila ang tingin ni Daniel. Nakalabas na silang dalawa ng Moraita nang muli siyang makapagsalita. Mia, thanks for feeling me out. No problem. Alam kong kapag ako naman ang nakalagay sa alanganin, ganun din ang gagawin mo para sa akin, di ba? Ponciano, saan mo naman nakuha yun? Wala lang biglaan eh. Kung ano na lang ang unang sumagi sa isip ko. Ah, lolo ko pala, Ponciano ang pangalan. Bahagya silang natawa. At least nasagot na ang tanong mo. Kapag kuha na isabi nito. Alin? Di ba inaalam mo? If he has tats for you, right? Yung babae kanina, sa tingin mo? Yun, ang love of Daniel's life. Si Lee, kapitbahay nila dati at kababata niya. Alam mo ang tungkol sa kanya? Naikwento na sa akin ni Nathan once. She must be the same woman. Daniel told me about the first time we saw each other. After he arrived in the country. Ano ba ang naikwento ni Daniel sa'yo that time? Ang sabi niya, he's in love with this woman. But this woman's in love with somebody else. Yun lang naman. Hindi na siya nagkwento pa ng iba. Pero mukhang malakas din ang tama ni Lee kay Daniel. I was observing them kanina. And she seems sweet for someone who is in love with somebody else. In fact, too sweet, if you ask me. Ewan ko. Frankly, that's none of my business anymore. Sinungaling. Sigaw ng puso niya. Then again, it's confirmed. Kaibigan lang siguro ang tingin sa'yo ni Daniel. So, I guess, hindi mo na kailangan problemahin yung tao. Sino nga kaya si Lee sa buhay ni Daniel? Happy anniversary! Bati ni Katrina sa lalaki. Sinundan agad niya yon ng isang matamis na halik sa mga labi nito. Happy anniversary too. Akala mo siguro nakalimutan ko na, no? Nakangising sabi nito. Agad naman itong inilabas ang isang bukay ng bulaklak na ikinukubli pala nito sa likod nito. Nag-uumapaw naman ang kaligayahan niya. I love you, Daniel. Sambit niya kasabay ng pagyakap niya rito. What? Gulat na sabi nito. Ha? Maging siya ay nagtaka sa pagbabago sa reaksyon nito. Lalo na nang marahang hawakan ito ang magkabilang balikat niya. At kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya. What's the matter? Who's Daniel? Tanong ng lalaking kaharap niya. Seryoso ang anyo nito. Tinangka niyang suriin ang ekspresyon ng mukha nito. Doon lang niya napansin na wala na pala ang nakasanayan niyang maliit na pilat sa may kilay ni Daniel. Nathan? Hindi siya makapaniwala. Napadilat si Katrina nang marinig ang tunog ng alarm clock. Yun ang pumutol sa tagpong nagaganap kanina. Napabalikwas siya at nagmamadaling pinatay niya ang alarm clock bago pa nun magising ang mga magulang niya na nasa kabilang kwarto. Ramdam niya ang maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo. Nananaginip lang pala siya. Pero pakiramdam niya ay totoong-totoong lahat yun. Matagal siyang nanatili sa ganong posisyon. Nang makabawi mula sa pagkabigla, ay lumipat siya ng upo sa gilid ng kanyang kama. Ibinaling niya ang tingin sa side table kung saan nakapatong ang lampshade. Tulad ng dati ay nakasindi yun. Hindi siya sanay matulog ng walang ilaw. It was one of her traits that she considered rather odd. Nabaling ang tingin niya sa frame picture sa tabi ng lampshade. Larawan nila yun ni Nathan. Magkayakap at parehong nakatawa. Kuha yun noong huli silang mamasyal sa Tagaytay. Nung ipinasya nilang bisitahin ang Villa de Oro para sa nalalapit na kasal nila. Pareho silang nakumbinsi noon.
Naakmang-akma ang lugar na yon para sa dream wedding nila. It had everything they were looking for. Inabot niya ang larawan at inilapit yon para higit niyang pagmasdan. Noon na lamang niya muling napansin ang background noon. Malapit sa tabi ng swimming pool pala sila, nagpakuha ng larawan. The same spot where she had been during Esther's wedding. The same spot where Danielle had found her. Danielle had indeed found her. Hindi lang sa lugar na yun kundi sa mundong kasalukuyang ginagalawan niya. Hindi niya inaasahang may makakapasok pa sa mga pader na pilit niyang itinayo sa palibot niya sa loob ng 3 taon. Just when she and everybody around her had thought she was lost, love found her again through him. Dati nang nawala ang puso niya, pero muli yung nahanap ng lalaking kamukhang kamukha ni Nathan. I'm sorry, bulong niya habang hinahaplos ng mga daliri ang larawang yun. Binuksan niya ang drawer ng side table at doon ay itinago ang frame. Sa kanya muling isinara ang drawer, tumingin siya sa relo. Mag-alas 6 ng umaga. Tumayo siya at nilisan ang silid. Hey, ano bang nangyayari sa'yo, Katrina? Tanong ni Mia sa kanya habang nasa pantry sila ng opisina. Wala lang. Wala sa sariling sagot niya habang patuloy sa pagtimpla ng kape. Anong wala lang, samantalang ilang araw ka na yatang nakikipagtaguan dyan sa Danielle na yan. Tuwing tatawag na lang yan dito, palagi mo na lang ako sinesenya sa nawala ka o kaya ako pang pag-iisipin mo ng dahilan. Eh sa dalas mo naman ng pagtawag niya rito, ako tuloy ang naubusan ng irarason. Reklamo nito. Hindi pa man niya nakukuhang sagutin yon ay nagpatuloy agad ito sa pag-uusisa. Like that day he came by, imagine, I had to lie for you. Ipinasabi mo pa sa akin that you were in the middle of the meeting. Samantalang naroroon ka lang naman at nagkukulong sa opisina mo. Mabuti na lamang at aniwala sa akin yung pobre. Well, in fairness, masarap yung chocolates na ibiniling niyang ibigay na lamang sa'yo. Isa pa, I'm sure narinig din ni Eileen ang usapan namin. Mabuti na lang hindi pumiyok yung tao. Kung hindi, pati ako mapapahiya. Si Eileen ay receptionist ng opisina nila. Hindi naman niya masabi kay Mia ang tunay na dahilan ng pag-iwas niya kay Danielle. Namula nang makita nila ito kasama si Kendra, ay hindi lang niya napatunayan na hindi nga siya ang sinisinta ni Danielle, kundi pati ang katotohanan ito na rin ang una sa puso niya. That dinner at Morita's proved to be something more than she could handle. Ayaw man niyang aminin, pero wala siyang ibang nararamdaman kundi selos. Nang makita niyang magkasama ang mga ito, lalo pa nga at alam niyang si Kendra ang naging dahilan simulat sa pool kung bakit nagpasya si Danielle na suwayin ang mga magulang nito. Well, what do you have to say for yourself? Tanong ni Mia. I need time to think. Unang-una, wala naman talagang dahilan kung bakit kailangan mag-usap pa kami. Hindi naman kami magkaano-ano. He's not even a distant relative or my husband's relative. Dahil hindi naman natuloy ang kasal ko sa kapatid niya. Eh magkaibigan kayo, diba? Besides, noong unang beses na ikinwento mo siya sa akin, ang buong akala ko nag-enjoy ka sa company niya. Remember the first time he sent you flowers here in the office? Hindi ko nga maintindihan kung bakit panay ang tawag niya rito. I can't even remember kung mayroon nga ba kaming dapat pag-usapan. At saka, natigilan siya. At saka ano? At saka, I don't like the way he's showering me with so much attention. Naiilang ako. Sigurado ka bang yun lang? What else is there? Ikaw magsabi sa akin. Because frankly, I don't buy it. Buy what? Look, Katrina. Matagal na tayong magkakilala. It's me you're talking to. Do you really think you can hide anything from me? Besides, you're a lousy liar. Hindi niya magawang iwasan ang tinging ipinupukol nito sa kanya. Mia, I'm in love with him. Ano? Pakiulit mo nga? I said I'm in love with him. Sigurado ka ba dyan? Yeah, nakakatawa no. Dati-dati, I was so unsure of myself. Ang sabi ko sa sarili ko, baka naman hindi talaga pagmamahal ang nararamdaman ko para sa kanya. That maybe I'm just trying to relive my relationship with Nathan through him. Na kaya ko lang na-enjoy ang company ni Danielle. Na kaya palagi siyang laman ng isipan ko ay dahil naaalala ko lamang sa kanyang kapatid niya. But I was dead wrong. Paliwanag niya. Humigop siya ng kape. Nais niyang maibsan ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Since when?
Since when? Hindi ko alam kung kailan ko siya natutunang mahalin. The only time na nag-sink in ang reality na mahal ko na siya was when we saw the two of them together that night. Remember the night you treated me out to dinner? Ganun yata talaga kung kailan nararamdaman mong mawawala sa iyo ang isang bagay. At saka mo lamang nare-realize kung gaano yun ka-importante sa'yo. Kung gaano talaga kahalaga ang isang tao. Kung nasan nga ba talaga siya sa puso mo. Pinagmasdan niyang natitirang kape sa tasa na hawak niya. Then why don't you talk to him? Face him! Stop running around, Katrina! It hasn't done you any good from where I stand. Paano? Ayoko siyang makita. Ayoko marinig ang boses niya sa telepono. Hearing his voice and seeing his face would just make me want him more. Ayoko mahulog ng gusto sa kanya. Why? Maraming rason. Give me one. As much as possible, ayoko nang ma-involve kay Daniel. Ayoko magmahal at umasa. God knows who really owns his heart. Si Kendra yun, hindi ako. How can you be so sure? Hindi pa ba sapat na nakita natin silang dalawa? Gosh, we even joined them for dinner. Ang sweet nila, no? Nung una natin siyang pag-usapan, that day he sent me flowers here. Hindi ba ikaw na rin na nagsabi na baka kaya siya bumalik sa Pilipinas? Baka meron siyang gustong balikan. Alam kong si Kendra yon. He came back for the very same reason he left. For that woman. The woman he loves. Hindi na ito sumagot. Sa halip ay hinawakan nito ang kamay niya at marahang pinisil yon. Sapat na yun para gumana ang loob niya. Besides, paano si Nathan? What will he say kapag nalaman niyang mahal ko na ang kapatid niya? Sina Tita Luna, Tito Vic. Listen to me, Katrina. What will make you happy? Ay, kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit anong gawin nila, hindi ka magiging masaya. Ikaw lang ang makakapagpasaya sa sarili mo. Besides, I'm sure Nathan would understand. I'm sure he would have loved to see you smile again. To love again. And be happy again. Isang malamlam na tingin lang ang itinugon niya rito. I mean, I would love to see you happy. Sigurado akong ganun din ang lahat ng mga taong nagmamahal sa'yo. Pag-assure nito sa kanya. What if I lose him again? Halos pabulong na tanong niya. Aren't you losing him now? Hindi maalis sa isip ni Katrina ang napanaginipan niya 3 days ago. That dream seemed to have brought more questions than answers. Minabuti niyang gumising ng maaga ng linggong yun. Tinignan niya ang petsa sa kalendaryo. Siniguro niyang may bilog ang araw na yun. Maaga siyang nagsimba. Pagkatapos ng misa ay dumiretsyo na siya sa Paranaque. She decided to give Nathan a visit. Kung tutusin, tuwing linggo naman talaga ay naging rutina niya ang pumunta sa lugar na yun. Kaya lamang ay may 2 magkasunod na linggo na rin siyang hindi nakakapunta. Dahil na rin sa pag-aasikaso sa kasal ni Esther. At dahil sa mga kinakailangang madaliin sa opisina. And although both seemed to be valid reasons, she felt guilty nevertheless. Nang makapasok sa Loyola Memorial Park, ay hindi nakalayuan ang lote na nabili ng mga Castaneda. Lahat ng mga pumano na kaanak ng mga ito ay naroroon. Nang matapat sa malaking puno na tanda niya kung saan malapit si Nathan, ay inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Wala pang ibang tao roon kundi ang caretaker na kasalukuyang nagwawalis ng mga nagsisilaglagang tuyong dahon. Bumaba siya ng kotse at lumakad papunta sa punto ni Nathan. Nang matapat doon ay lumuhod siya at hinipo ang malamig na marble slate kung saan naka-engrave ang pangalan ng dating nobyo. Nathan, pasensya ka na kung hindi ako nakapunta last Sunday. Marami kasing deadlines eh. We even have to go to the office on Sundays. Kumusta ka na? I can't believe another week has passed. Ang bilis talaga ng panahon. Happy anniversary! Nagsimulang umagos ang mga luha niya. Pinahid niya yon. Pilit na ikinukubli ang lungkot na nararamdaman niya. It's supposed to be our 3rd year. Hindi man lang tayo nakatikim ng anniversary. Puro na lang tayo mansari. Ikaw naman kasi. Ang aga mong umalis. 3 taon na. Tuwing linggo pinipilit kong pumunta rito para dalawin ka. Tuwing linggo na lang, umiiyak pa rin ako. Don't you think that's odd?
Pinilit niyang ngumiti. Pinilit niyang ngumiti. Tulad ng dati ay kaluskos lang ng mga dahong hinahangin ang sumasagot sa kanya. By the way, I bought you flowers. Nax, dati-rati ikaw nagbibigay sa akin ng flowers. It's the same kind you buy for me. Sabi mo kahit anong bulaklak, wag lang roses. You don't want to be common. Don't want to be passed. Kasunod nun ay umuko siya para ilapag ang mga bulaklak na dala niya sa ibabaw ng marble slate kung saan nakaukit ang pangalang Attorney Nathaniel Castaneda. There's something else you need to know, Ethan. I'm in love with somebody else. And it's odd how sometimes I imagine life with him. Alam mo yun? Yung tipong how we would be after how many years. Kung ano kaya magiging itsura namin ng magiging mga anak namin. Kung ilan, kung saan kami titira. Will we be happy? Yung mga tipo ng tanong na dati-rati ay tayong dalawang nag-iisip. And the more funny thing about it is, hindi nga niya alam ang feelings ko para sa kanya. It's all wishful thinking. Pero nagtataka lang ako. Kasi ngayon na lang uli ako nag-isip ng mga ganitong bagay. Dati-rati, I tell myself that old age alone isn't as bad and lonely as people say. That I could live with that as long as I have memories of us. I'm sorry, Nathan. Hindi ko binlano to. Walang sinadya sa mga nararamdaman ko ngayon. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Alam mo, kahit paano mangyari, you'll always have a place in my heart. Mayroong bahagi ng puso ko na para sa'yo. Kahit pag magmahal uli ako, hindi na mababagi yun. No one else is going to take your place. Iba siya, iba ka. Pareho kayong minahal sa magkaibang panahon. I should get going now. I'll see you next week, tulad ng dati. Tumayo siya at saka nag-sign up the cross. Pagtalikod ay sinimulan niyang maglakad pabalik sa kotse niya. Napansin naman agad niya ang isa pang sasakyan na nakapark sa likuran ng kotse niya. Kilala niya ang kulay abong Mitsubishi Outlander na yon. Isa yun sa mga sasakyan ni na Tito Vic at Tita Luna. Katrina! Napalingon siya nang marinig ang pabilyar na boses ni Daniel. Nakatayo ito malapit sa pinto ng sasakyan niya. Napahinto naman siya sa paglakad. Nandiyan ka pala, sabi niya. Hinagilap niyang panyo upang punasan ang mga luhang naglandas sa kanyang mga pisngi. Nilapitan siya nito. Naisip niyang umiwas pero wala na siyang mahagilap na dahilan. Silang dalawa lamang ang naroroon. Walang Mia na sasalo sa kanya. Wala siyang magagawang palusot tulad ng pagkakaroon ng meeting o kaya ay date sa isang non-existent secret admirer. Oo, duman ako sa bahay niyo. Bala ko sana magpaalam sa iyo pero hindi na kita inabutan doon. Ang sabi sa akin ni Esther, dinalaw mo raw si Nathan. Paliwanag ni Daniel. Magpaalam? Para ano? I'm leaving for the States tomorrow night. Leaving? Alam naman niyang hindi permanente ang pamamalagi nito sa bansa. Pero hindi niya inaasahang magiging ganun kaaga ang pag-alis nito. Naalarma siya. She didn't want him to go. Not now, not ever. Have a safe trip, kung ganun. Hindi niya ipinahalata ang lungkot niya. Tuwing Linggo pala nagpupunta ka rito? Sabi nito. Oo, tuwing Linggo mula ng ilibing si Nathan. Hindi ko na yata siya makakalimutan. Sabi nila, time heals all wounds. Every Sunday, I come here. Hoping that saying is true. That eventually, I'd be able to visit this place without really crying. When there's only thoughtful remembering instead of sorrow and grief. Sagot niya. Why are you avoiding me, Katrina? Anong kasalanan ko sa'yo? Tanong nito. Hindi siya nakasagot. Paano niya sasabihin dito na kaya niya ito iniiwasan ay dahil mahal na niya ito. Na hindi na basta kaibigan lamang ang nararamdaman niya para dito. That he was not just her supposed brother-in-law anymore. Paano niya ipagtatapat dito na ang dahilan ng pagdalaw niya ng araw na yon kay Nathan ay para humingi rito ng tawad? Na para sabihin dito na mayroon na siyang bagong minamahal. Alam mo, this is only the second time I've been here. Since Nathan died, I wasn't even there during his funeral. I was still in the hospital.
Natatandaan ko the first time I opened my eyes after the accident. Nasa tabi ko sina Mami. Sinita agad ang tinanong ko, pero nagsinungaling sina Mami. Ang sabi nila sa akin, nasa kabilang kwarto lang daw siya, nagpapahingang tulad ko. The doctors apparently advised them na makakasama sa akin kung malalaman ko agad na wala ng kapatid ko. Pahayag nito nang makalapit sa tabi niya. Napako ang tingin nito sa pangalan ng kapatid na nakaukit sa lapida. Daniel. I learned the truth the moment I came out of the hospital, pero huli na ang lahat. I was too late for his funeral. Gusto sana ni na Mami at Daddy na ipagpaliban yun para naman makapunta ko. But oddly, Nathan insisted in his will na gusto niya ang madali ang living. Ayaw niya ng isang mahabang burol kung saan makikita lang daw niya lahat ng mahal niya sa buhay na malungkot. The last time I saw him was when he was still alive. It was such a good memory. Minahal ko ang kapatid mo. Alam ko, and that's the one thing I envied about him. What do you mean? Hindi niya ina-expect na maririnig ang mga katagang yun mula rito. I feel guilty, Katrina. Dahil mula nang una kitang makita, hinangad na kita. I wanted you for myself. When the accident happened, hindi ko magawang tingnan ang sarili ko sa harap ng salamin. I was secretly hoping na mapunta ka sa akin, na sana hindi matuloy ang kasal niyo. I never wanted it this way. I'm sorry. Nathan, hindi ko alam. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. It's all my fault. Kaya hindi ko magawang pumunta rito. Dahil ng gabi yun, I was the one behind the wheel. Ako ang dahilan kung bakit nawala si Nathan sa ating dalawa. Stop it, Daniel. Huwag mong sabihin yan. That's not true. You know that's not true. Walang may gustong mangyari nun. Aksidente lang ang lahat. The last time I was here was the day I left for the States. Humingi akong ng tawad kay Nathan. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry if you love the same woman. But hey, he shouldn't blame me. Siya na rin na nagsabi, you're the most beautiful woman in the country. Daniel, bakit ka bumalik? Bakit pilit mong ginugulo ang puso at isip ko? Sinubukan kong lumayo, magmahal ng iba. Pero kahit saan ako magpunta, kahit anong pilit kong kalimutan ka, don't say something you don't mean. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo just because of promise you gave to Nathan. Alam kong ipinangako mo sa kanya na aalagaan mo ako, that you'd look after me. But I'm relieving you of that promises. Hindi mo ako obligasyon. But you're not an obligation. You're not a duty. And you're not just a promise I'm supposed to turn my back on. I want this clear. Ano bang ibig mong sabihin? What I'm trying to say is that I came back for you. And that's not because anybody else wanted me to. All of this, I did on my own. In my own free will. Dahil mahalaga ka na sa akin. Because ano? Anong dahilan? Because I'm in love with you, Katrina. Ilan pa? Nalilitong tanong niya. Since that kiss you gave me 3 years ago, it all comes back to that kiss. That single kiss you gave me, isang halik na para sa kapatid ko. Pagtatapat nito. Pero, I love you, Katrina Garcia. Tinitigan siya nito. Nagmistula siyang estatwa nang maramdaman ang mga titig nito. Nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat, ay hindi niya magawang tumutol. Si Kendra, hindi ba siya ang mahal mo? You know about her? Tanong nito. Yes, Nathan told me everything. Siya ang nagkwento sa akin na si Kendra ang dahilan kung bakit ka nagdesisyong pumunta noon sa States, kung bakit mo nagawang talikuran ang pamilya mo. Isn't she the same reason you came back? Tanong niya. Yes, I came back because of a girl. But it wasn't her. It was you. Ako? Oo. Minahal ko si Kendra. But that was before I met you. Mula nang magkakilala tayo, ikaw na lamang ang naging laman ng puso at isip ko. But that dinner. Gustong maniwala ng puso niya ngunit pilit namang nagbibingi-bingihan ang utak niya. To her, it was too good to be true.
It was a chance meeting. Hindi ko siya hinanap. Ang totoo, I have completely gotten her out of my system. I've learned to accept the fact that we're not meant for each other. Iba na ang pangalang isinisigaw ng puso ko. Nung makita niyo kami, we just happened to bump into each other. Quite unexpectedly. I asked her to join me for dinner. Just so we could catch up. Kahit paano naman, may pinagsamahan kami. Paliwanag nito. Pero nang magkasalo na kami, nung magkaharap-harap na tayo sa isang mesa, when I saw you sitting across the table, I realized whatever Kendra and I had, it had already passed. Because you are my future. Halos hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Remember when I told you that I'm in love with this woman who's in love with somebody else? Nung pinayuhan mo ako to go get the girl, tumango siya. It was you all along, Katrina. And I just couldn't compete with Nathan. It has always been that way for the past 3 years. Wala na siya sa piling natin pero nandyan pa rin siya sa puso mo. Nathan, tama ba itong ginagawa natin? Ano bang mali? Ang mahalin ng kapatid ng lalaking sana'y pakakasalan ko. Katrina, wala na si Nathan. Huwag mong ipako ang sarili mo sa nakaraan. Everybody needs a tomorrow to look forward to. And wherever he is now, sigurado akong mas nanaisin niyang magmahal ka ulit at maging masaya. Eh, hindi ko alam. Don't tell me right here. Right now if you love me or not. Sabihin mo kung ano talagang nararamdaman mo. If you tell me you don't love me, then hindi na kita guguluhin pa. Babalik na lamang ako sa Amerika. You don't have to worry about me. I can take care of myself. I need you to stay, Daniel. Marahil ay noon lamang uli niya nagawang maging tapat sa sarili niya. Whatever she said, it was actually what she wanted to say. Hindi yun tulad ng kadalasan na kabaliktaran ng kanyang nararamdaman ang mga sinasabi niya. It seemed to her that the past 3 years had all been a lie. The way she got used to telling people, she was happy when she was in fact hurting. The way she could try to convince other people that she was alright being alone when all she ever wanted was someone by her side. Then, tell me why. Hiling nito. I need you to stay because I need you. I need you like I don't need anything else. And yes, I want you to stay because I love you too. I want a tomorrow to look forward to. A tomorrow with you in it. Nang mamutawi ang mga salitang yun sa kanyang mga labi, ay niyakap siya nito. Nang tuluyan na siyang mapalibutan ng mga bisig nito, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Itinatanim ng maigis sa kanyang memorya ang bawat detalye ng tagpong yun. There was never a more perfect moment in her entire life. And she wanted to savor every minute of it. She wanted to memorize every line, recall all the colors, and remember the scent. Dumilat lamang siya nang maramdaman ang mga labi nito na lumapat sa mga labi niya. Nagkalas lamang ang kanilang mga labi nang kapwa sila kapusin ng hangin. I love you. Bulong nito sa kanya. I love you. Bulong din niya. Sa kanilang paligid ay dinig pa rin niya ang kaluskos ng mga dahong hinahangin. Pero wala na ang kalungkutang 3 taong kasama nun. Muling naglandas ang kanyang mga luha. Pero hindi na yon mga luha para sa isang malungkot na kahapon. Wala na ang sakit na dulot ng pagkawala ni Nathan. Ang kapalit nun ay ang mga magagandang alaala na lamang. At isang magandang bukas sa piling ni Daniel. It was everything she had always wanted. All in one kiss. At dito na po nagtatapos ang love story ni na Katrina at Daniel. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa storyang ito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na aming ihahandog sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.